may problema pa. Do not worry. Pamilya ba o barkada? Pag-ibig pa o no money? Huwag mag-alala. Love, Posling and Tally. Payong daddy, mommy and baby. Kaya't relax ka lang. Love, Posling and Tally. Love, Posling and Tally. Payong daddy, mommy and baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Posling and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Posling and Tally. Hi, fans! Andiyan pala kayo. Say hi, Tali. Hi! Okay. Welcome sa aming bagong tahanan. Okay, bago tayong tambayan dito sa Net 25 tuwing Linggo. Pwede tayong magkamustahan, magkwentuhan, magtawanan. Darling. Yes, darling. Pwede bang paki-off muna yan? Ha? Huh? Bakit? May tatanong lang ako sa'yo. Eh, pwede mo naman tanong sa akin kahit nandiyan sila. Ah, yung tayong dalawa lang sana. Okay lang. Eh, open ang ating tahanan sa kanila. Dapat open din tayo para alam nila na wala tayong tinatago. Ah, ganun. Uh-huh. Eh, ikaw, may tinatago ka ba sa akin? Ako? Wala. Bakit? Wala kang... Sikreto? 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 Wala. Wala kang nililihim o hindi sinasabi sa akin. Right, Tally? Yeah. You're right. Wala naman. Bakit? Ano ba yun? Sigurado ka, ha? Oo, wala akong tinatago. Wala akong nililihim. Eh, ano to? Ano to mga sulat na nakapangalan sa'yo? Naka-address sa ibang bahay? Mama, mami. Eh, sa ibang bahay pala naka-address eh. Paano mo nakuha? Naku, naka-address sa kapitbahay at dinala dito. Alam mo, ikaw ha, meron ka bang mga credit card bills na ayaw mong ipakita sa akin? Siguro meron kang penpal, no, sa abroad na ayaw mong malaman ko. Hmm? Haka, daddy, lagot. Lagot ka dyan. Ano ko malalagot? Mabuti pa. Eh, wala akong alam sa mga yan. Ano ba yan? Gusto mo, buksan mo, basahin mo para malaman mo na wala akong nililihim. Sige. Sigurado ka, ha? Oo naman. Sige, tignan natin tong una. This letter has been sent to you for good luck. The original copy is in New England. You will receive good luck if you send this letter to 24 of your friends. Tignan mo, Tally. Chain letter? Usok pa ba to? Hindi na uso to. Oh, put it there, Tally. Oh, meron pa. Huwag kang mag-alala. Titignan natin. Oh, itong pangalawa. Greetings of love and peace. Want to earn extra money? To ask me how. Here you go. Ano galing? Kanino galing to? Eh, anonymous. Anonymous? Wala yan. Ayaw mo na extra money? Scam yan. Scam. Sigurado ako. Ito, meron pa. Ito, meron pa. Meron pa, Tani. Meron pa, mami. Dear Bossing and Polling. Hmm? Yan. Siguro nagulat kayo sa sulat na ito. Ay, hindi. Nagulat ako kung paano mo nalaman ang address namin. Siguro ay nagtataka kayo kung paano ko nalaman ang address nyo. Bakit nga ba sumulat sa amin? At napapatanong kayo kung bakit ako sumusulat. Ha? Matagot ah. Bossing Poleng, meron akong... Ano? Meron akong kwento. Ano pakialam ko sa kwento mo? Eh, hindi nga kita kilala. Sino ka ba?
Itago nyo na lang ako sa pangalang Jojo. Ano? Look here. Yay! Story time! Come here, come here. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jojo. 27 anyos. Natutunan ko na sa buhay, may dalawang bagay na hindi mo na mababawi. Oras at first impression. Kung may isang araw man akong gustong balikan para baguhin, yun ay ang unang beses na dumalaw ako sa girlfriend ko. Uy! Kuya! Taxi! Brad, sandali ah! Uy! Uy, Brad! Uy! Uy! Naroon na ako ah! Uy, wala kang balang ah! Bakit makipagkagawan din kayo sa akin? Subukan nyo! Mahal na mahal ko si Iris. Sigurado na ako. She's the one. Hindi ko na siya pakakawalan. Kaya nung sinabi niyang ipapakilala niya ako sa magulang niya, na-pressure ako, kinabahan, pero na-excite din. Kailangan magustuhan nila ako para sa anak nila. Hi! Ang aga mo. Ayokong maliit eh. Siyempre, meet the parents to. Dapat good impression. Kaso wala pa si Daddy. Okay lang. Sige, para makapaganda din muna ako. Huwag kang matakot. Mabait yun. Mukha lang terror. Sabi ni Daddy, wala raw siya masakyan na taxi. Kaya na pa siya nag-aabang. Oo, ang hirap talaga sumakay ngayon. Buti nga may nakuha kagad ako eh. Kuya, salamat po. Kine-edit ko na po ito ah. Salamat po, kuya. Natik si Daddy. Babasa lang daw siya. Okay. Wait lang ha. Naku. Paano ba yan? Nasiraan daw yung bus. Mag-jeep na lang daw siya. Daw ng pulis yung driver. Naglakad na lang si Daddy. Ala, grabe naman. Sunod-sunod. Kawawa naman, Daddy mo. Ngayon. Gusto mo mauna na tayo? Sige. Tara. Ako na dito. Pasensya ka na. Okay lang. Traffic? Si Jojo nga po pala. Boyfriend ko. Good evening po. Muslim.
abangan sa pagbabalik ng... The Bustling and Daddy! Bye, Daddy, Mommy, and Baby! So easy, 1, 2, 3! Love, Bustling and Daddy! Bossing and Daddy! Uy! Kuya! Nancy! Brad, sandali ah! Uy! Uy, Brad! Uy! Uy! Naman ako ah! Sabi ni Daddy, wala raw siya masakyan na taxi, kaya na pa siya nag-aaba. Babasa lang daw siya. Oh, mama! Nahuli daw ng pulis yung driver. Hilakan na lang si Daddy. Ala, grabe naman, sunod-sunod. Kawawa naman, Daddy mo. Good evening po. Ikaw! Nako, hindi naging maganda ang first impression kay Jojo ng tatay ng girlfriend niya. Eh, di ba? First impression lasts. Mm-hmm. Eh, ikaw ba? Ano bang first impression mo sa akin? Talaga. Aba, eh, di syempre, nakakatawa. Ah, pinagtatawa na mo ako. Hindi, nakakatawa. Ah, okay. O, eh, ano pa? Magaan kasama, mabait. Bukod yun sa gwapo, ah. Oh, yun lang. Eh, ikaw, anong first impression mo sa akin? Aba. Ako'y unang tingin ko pala sa'yo. Nagkanda, eh, hindi na ako magkanda o gaga. Ay, wow, talaga. Ako'y, What talaga, Tali? Parang ini-etros ako ng tatay mo. Ako'y nabighani sa iyong kagandahan. Ay, wow. Bukod sa kagandahan ng panlabas, mas importante yung kagandahan ng kalooban. Ganda, di ba? Ay, maganda. Pinaghandaan mo yan. Sa unang pagkikita pa naman, nagmamarka kung magiging magkasundo kayo ng isang tao o hindi, di ba? Mm-hmm. Ikaw kasi, Jojo, pasaway ka. Eh, hindi mo naman masisip tao. Ayaw malate, siyempre, dahil gusto magpakitang gilas doon sa pamilya ng nobya. Miski na. This is my towel. Miski na. Nakababata si Jojo, dapat nagpaubaya siya doon sa nakakatanda. Dapat mas naging mapagbigay siya doon sa matanda. O, tingnan mo nangyari. Eh, hindi naman niya alam na tatay yun ng girlfriend niya. Eh, dapat nga mabait tayo at mapagbigay sa lahat ng tao. Hindi lang doon sa mga kakilala natin, dapat kahit doon sa hindi natin kakilala. Be kind to strangers nga, di ba? Daddy, we know. What's next? Eto na next. Mula noon, Boss Leng, parang lagi na lang akong sumasablay sa tuwing dumadalaw ako kay Iris. Sir, ako na po magbubuhat. Ah, hindi, ako na. Hindi, ako na po. Ako na. Eh, parang mabigat po, ako na lang po. Kahit anong gawin ko, pumapalpak. O, sige, ikaw na. Tuwing sinusubukan ko amuin siya para mabago ang tingin niya sa akin, lalong lumalala ang sitwasyon. Daddy, di ba sa tiyanggi mo lang naman binili yan? Sa tiyanggi lang? Sa tiyanggi sa Japan? Pero mahal na mahal ko si Iris, Boss Leng. At kahit ayaw sa akin ang tatay niya, ipaglalaban ko siya. Kaya naman. Iris. Yes? Kasal na tayo. Pakakasalan mo ba ako?
Tumayo ko nga dyan. Pwede ba mag-hug? Oo naman. Ay, baka makita ni Daddy mo. Hindi, ano ko ba? Oh, bakit? Ay, kinikilig ako. Kinikilig ka kay Jojo at kay Iris? Oo. Pero alam mo, mas kinikilig ako kasi naaalala ko yung araw na nag-propose ka sa akin. Naalala mo yun? Ah, parang yun sa kanila na tayong dalawa lang, walang ibang tao. Oo, at saka nakakatawa kasi, naalala mo, nilabas mo yung sing-sing, tapos gulat na gulat ako. Paano yung gulat? Paano yung gulat? Parang ganun yung universe. Hindi, tsaka sa sobrang ka-excitedan ko, ako yung nagsuot ng sing-sing sa sarili ko. Na dapat ako magsusuot, pero nandun na, hinayaan ko na lang. Excited ganun nga. Din naman. Excited nga. Sobrang excited. Akala mo umabot doon. Oo, di ba? Eh, teka. Ano na nangyari kay Jojo at kay Iris? Natuloy ba yung kasal? Ate ba yung kasal? Dumating na isa sa pinaka-kinatatakutan ko, bossing. Kailangan ko magpaalam kay Mang Ador na pakakasalan ko ang anak niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Dad, may nasabihin po sana si Jojo sa inyo. Ano po kasi, yung, bale yung, ano po, yung, ano, kasi... Ano ba yun? Ako na lang po yun. Sige, ako na. Mang Ador, Tito Ador, ano po eh, bale, yung sasabihin ko po kasi yung tungkol po sa ano, na mag... Ano ba ano, yun? Magpapakasal na po kami ng anak nyo! Pero huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang anak nyo. Hindi ko po siya pababayaan. Hindi ko iiwan si Iris. Buong buhay ko, pagsisilbihan ko ang anak nyo. Ituturing ko siya na parang prinsesa. At saka patutunayan ko po sa inyo na ako ang tamang lalaki para sa kanya. Yeah!
Jojo at kay Iris, natuloy ba yung kasal? Pero kahit ganun na naging reaction ni mga Dor, natuloy naman ang kasal namin ni Iris. At dahil sa hiniling ni Iris na doon kami manirahan sa bahay ng daddy niya, pumayag na rin ako. Gabi na! Matulog na kayo! Good night, Dad. Good night. Good night po. Jojo! Huwag kayo maingay. Ayun naman pala, natuloy din ang kasal. Ika nga eh, love conquers all. Yes. Hindi man naging maganda yung first meeting nila, eh, at least naayos na ngayon. Sama-sama na sila sa iisang bahay. Siguro naman magkasundo na si Jojo at yung biyena niya. Kumusta na kaya sila, no? Eh, ba't di natin kamustahin kung okay na sila? Pwede ba yun? Ay, oo. Pwede na yun. Dahil lahat ngayon, posible na. Pinagsasabi ito. Ay, ito. Manood ka. Hello? Jojo? Jojo? Earth to Jojo? Come in, Jojo. Are you there? Bossing. Ha? Paano mo nakontak si Jojo? Sikretong malupit. Sabi naman sa'yo, lahat posible. Oh, Jojo, ano, kamusta na ang buhay mag-asawa? Ano na, happy ending na ba? Hindi, Boss Ling. Hindi happy ending. Happy ending? Ano nangyari? Hindi ka ba masaya sa buhay may asawa? Masaya naman ako. Kay Iris. Pero yung tatay niya, terror na binan. Ayun. Al! Al! Iris! Dito na ako! Wala si Iris. Good evening po, Di. Anong Di? Di mo ako tatay. Huwag akong tawagin Di. Tito Ador. Bakit? Pamangkin bakit, ha? Ah, sige. Tol! Pare? Brad? Bro! Ah, sir! Yes, sir! Okay, sir! Hindi porke kasal na kayo ng anak ko, eh. Ikaw masusunod dito. Ako pa rin ang tatay niya! Yes, sir. Maliwanag? Yes, sir! Nakabantay ako sa bawat kilos mo. Yes, sir. Nag-iisang anak ko yan. Pinangako mo, hindi mo siya pahihirapan, hindi mo siya papagurin, gagawin mo ang lahat para maging prinsesa ang anak ko. Tama? Opo, sir! Yes, sir! Kaya, magluto ka na. Tagtarin mo yung karne. Siguro naman, alam mo yung paborito ng anak ko. Ah, ano po? Kare... Aldereta... Dobo! Good! Pagkatapos mong magluto, kailangan linisin mo ang buong bahay. Yes, sir. Pagkatapos mong maglinis ng bahay, paliguan ang mga aso. Yes, sir. Pati ang aso ng kapitbahay dahil best friend ko yun. Yes, sir. At habang nagpapahinga ka, harapin mo ang labada. Maliwanag? Yes, sir! Sige, umpisahan mo na. Ngayon na po? Hindi, mamaya. Di ba pagkatapos mo magluto, maghilinis ka pa ng bahay? Pagkatapos nun, papaliguan ang mga aso? At pagkatapos nun, haharapin mo ang labada. Gustong bang ulitin ko po? Hindi po, okay na po, sir! Saan ba masakit? Dito lang, ang dami.
Lagyan mo dyan, oh, yan. Ano ba kasi pinagagawa mo? Eh, kasi naman eh, yung daddy mo eh. Kung ano nang pinapagawa sa akin eh. Para naman ako ginawang alipin sa bahay na to. Lahat pinagawa, pinagluto, pinaghugas ng plato, pinaligo ng aso, pinaglinis ng CR. Grabe naman yung daddy mo sa akin. Hindi naman ako alipin dito eh. Sorry. Dandahan lang. Nati, saan ba? Sakit. Sakit. Jo! Jojo! Pwede mag-igib ka. Wala tayong tubig. Dad! Masakit po katawan ni Jojo. Anak, uma-acting lang yan. Dad! Kung ganyan ka lang din sa asawa ko, aalis na kami. Ha? Bubukod na kami. Maghahanap na ako ng ibang bahay para kami dalawa na Jojo magsasama. Anak! Ikaw ba nagsasabi sa anak ko na iwan ako? Di po. Ano naman po ang sinasabing ganun eh. Ikaw ba nagsusursul sa kanya na magsarili na kaya? Di po. Wala po ang sinasabi talagang ganun. Ano naman po ganun nangyayari? Sinabi ko... Saan na ka sinasabi mo! Sorry na po! Pasensya na po talaga! Anak ko daw din naman eh! Wala naman po talaga ang sinasabi ni Girl! Yung anak mo po talaga si Irene! Sabi niya umalis na daw po kami! Eh kung ako nga po tatanungin, di ba? Mas masaya po na dito kami titira, di ba? Happy family po tayo! Love you nga, daddy! Di ba lang talaga nga ko to, daddy? Di ba? Daddy mo na yun! Ilan po ba yung tubig na yung papaldo? Ilan po ba yung kukunin kong tubig? Anim na balde. Ay, kaya po yun. Sampu nga. Hindi naman masakit katuman ko. Yung anak ko kasi pinaglalagyan ako ng ganito eh. Wala naman po talaga. Sige po, ako kuha po. Antayin niyo po ako dyan. Antayin niyo ako dyan. Love, boss lang ang tali. So easy, 1, 2, 3. Love, boss lang ang tali. Bossing and Tally! Pagkatapos mong magluto, kailangan linisin mo ang buong bahay. Sir! Pagkatapos mong maglinis ng bahay, paliguan ang mga aso at habang nagpapahinga ka, harapin mo ang labada. Maliwanag? Yes, sir! Sige, opisyahan mo na. Kung ganyan ka lang din sa asawa ko, aalis na kami. Bubukod na kami. Na ako nagbang bahay para kami dalawa na Jojo magsasama. Ikaw ba nagsasabi sa anak ko na iwan ako? Saan na sila sa sabi mo? Sorry na po, pasensya na po talaga. Yung anak mo po talaga si Iris, sabi na umalis na daw po kami. Eh kung ako nga po tatanungin, di ba? Mas masaya po na dito kami titira, di ba? Happy family po tayo. Love you nga, dad. Ang akala ko, katapusan ko na ang bossing. Hindi naman siguro. Hindi ka naman siguro sasaktan ni Mang Ador, Jojo. Mabuti na lang at naawat ni Iris ang tatay niya. Hi! Jojo, kung ganyan, delikado yan. Kung ganyan ang biyanan mo, ano pa hinihintay mo? Mabuti pa. Umalis na kayo dyan. Uy, grabe naman. Sigurado akong hindi naman intensyon ni Mang Ador na saktan ka. Ay, grabe that. Ay, hindi na ako makahintay na makaalis na kami ni Iris sa bahay na yun, bossing. Lalo na at may magandang balita si Iris. Magandang balita? Ano yung magandang balita? Mahal! Mahal! Oh! Ano yan? Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Mga kapitbahay! Magkakaanak na kami! Magiging tatay na ako! Yes! Magiging isang pamilya na tayo. Ikaw, ako, at
si Little Iris. O kaya si Little Jojo. Oh, kagagalaw dyan ha. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng merienda mo. Ah, sandali, sandali. Sira. O baka matulas ka. Dahan-dahan ka lang ha. O ingat ka dyan, oh. Magiging tatay na ako. Totoo ba to? Yes! Daddy? Don't call me Daddy! I'm not your father! Bossing, Pauling, nakaramdam ako ng awa kay Daddy Ador. Pero, naaawa na rin ako sa sarili ko. Aping-api na ako sa bahay na to! Ano bang gagawin ko? Ano nga, Mommy and I? Malalaman mo sa pagbabalik ng... Mommy and baby, so easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Na rin ako sa sarili ko. Ano bang gagawin ko? Jojo. Yes, Bossing? Huwag kang maawa sa biyanan mo. Nagdadrama lang yan. Kung patuloy kayo magsasama sa iisang bahay, dalawa lang ang pwede mangyari. Maging kriminal ka o maagang mabiyuda ang asawa mo. Agad-agad? Alam mo, grabe naman. Hindi naman. Alam mo, si Mang Ador, hindi masama yan. Hindi siya masamang tao. Naiintindihan ko siya. Magulang yan eh. Natural. Protective yan sa anak niya. Eh, pero matanda na si Iris. Hindi na siya bata. Alam mo, ang magulang, kahit na mapabata o matanda ang anak nila, poprotektahan at aalagaan nila yan. May point ka, Pauling. Diba? Pero Jojo, ikaw na ang asawa ngayon ni Iris, kaya dapat ikaw ang magpoprotekta at mag-aalaga na kay Iris ngayon. Eh, point ka rin naman, Bossing. Darling, naisip mo lang ba na sa future, eh, pwede mangyari kay Tali yung nangyari kay Iris? Hmm? Ang ano? Jojo, pag-isipan mo mabuti yan. Bossing, pinag-iisipan ko naman talagang mabuti. Okay. Huwag yung puro pang sarili nyo lang ang iniisip ninyo. So kung ano man ang maging desisyon ninyo, eh kailangan iisipin mo rin ang kapakanan at kaligayahan ng daddy ni Iris. Yan! Mahal, naiintindihan ko na. Ang akala ko noon, ayaw lang talaga sa akin ng daddy mo. Yun pala ang ayaw niya, yung may iwan siyang mag-isa. Wala na ang mami mo. Kayong dalawa na lang. Eh kung aalis pa tayo dito sa bahay na to, sino pang may iiwan kasama niya? Anak, tama naman yung asawa mo eh. Siyempre, natatakot din ako na mag-isa, pero maliban doon, siyempre pag
wala ka sa paningin ko, nag-aalala ako kung sino na yung mag-aalaga sa'yo, sino na yung magpoproteksyon sa'yo. Nakalimutan ko, matanda ka na rin. At nasa tamang edad ka na. At oras na, na ipagkatiwala kita sa iba. Okay na ako. Tanggap ko na. At ang isipin niyo na lang yung magiging anak niyo. Daddy. Hindi naman ako mawawala eh. Madadagdagan pa nga tayo eh. Ayaw niyo nun. Malaki na yung pamilya natin. Kami ni Jojo, dalawa na kami anak mo. Tapos magkakaapo ka pa, di ba? Alam mo anak, nung maliit ka pa, ayoko na sasaktan ka o nasusugatan kasi doble ang nararamdaman ko at gusto ko saluhin lahat ng sakit. Nung magdalaga ka, pag ginagabi ka ng uwi, abot langit yung kaba ko. Ngayon nag-asawa ka, parang triple yung takot ko. At ikaw, Jojo, sa oras na babalitaan ko na sinaktan mo o minaltrato mo yung anak ko, pupulbusin kita, pinong-pino. At kung kailangan ko magbayad para maging mata at tenga ko, gagawin ko yun. Hindi na po kailangan. Kasi okay lang po sa akin na dito na kami tumira ni Iris. Huwag na muna tayong umalis dito, mahal. Okay lang sa'yo? Oo naman. Mas mabuti nga yun na dito tayong nakatira. Kasama natin ang tatay mo. Mas makakampante ako na dalawa kami mag-aalaga sa'yo habang muntis ka. Sure ka ba dyan? Oo naman. Naiintindi ako ng tatay mo. Daddy? Ano yung ginagawa mo? Itibla ang kape, anak. Bye, Daddy, Mommy, and Baby. Love, easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Daddy. Huwag yung puro pang sarili nyo lang ang iniisip ninyo. So kung ano man ang maging desisyon ninyo, eh kailangan iisipin mo rin ang kapakanan at kaligayahan ng daddy ni Iris. Okay lang po sa akin na dito na kami tira ni Iris. Mas makakampante ako na dalawa kami mag-aalaga sa'yo habang muntis ka. Daddy? Sa ngayon, Boss Leng, kasama pa rin namin dito sa bahay si Mang Ador. Daddy. Very good. Simula nung nanganak si Iris, lumambot na rin ang puso ni Daddy sa akin. Siguro nakita niya naman na hindi ko pahihirapan at papayakin ang anak niya at ang apo niya. Napatunayan ko rin siguro sa kanya na isa akong ulirang asawa at ama. Gaya mo, Bossing. Idol kita eh. Si Bossing yan? Yes, Daddy. You know. Hi, Bossing. Hi, fans. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Nagmamahal, Jojo. Aww.
All's well that ends well. Mm-hmm. Alam mo, nagbunga rin yung pagiging matyaga mo at pagiging mabait mo. At hangang-hanga ko sa'yo dahil tinanggap mo lang lahat ng sinabi sa'yo at ginawa sa'yo ng father-in-law mo. Galing. Alam kong maraming nanonood sa atin ngayon na nakaka-relate sa problema ni Jojo. Mga problema ba sa Biyanan? Pero alam mo, may mga paraan naman para mapalapit ka sa Biyanan. Ito, meron akong few tips para mas maging close kayo ng in-laws mo. Number one, value them. Dapat nilalapitan mo siya, nilalapitan mo sila kapag kailangan mong humingi ng payo. Kahit sa mga maliliit na bagay lang, hindi naman kailangan sa mga big life decisions, di ba? Para nararamdaman nila na importante sila, na hiningan mo sila ng payo. Kumbaga, pakita mo na you look up to them. Kaya nga, parang sila magsisilbing guide sa'yo. Kaya nga, ikaw ay dapat lumapit at humingi ng advice. Oh, number two, meron pa akong isa. Always include them. Kunwari, kapag kakain na, o kaya sa mga kwentuhan, sa mga maritesan, dapat hindi sila nahuhuli. Kapag lalabas kayo, dapat palaging kasama sila. Para naman nararamdaman nilang in sila, kasama sila, di ba? Eh, isa pa akong tip. Ito tip ko. Huwag mong sisiraan ang asawa mo sa Biyanan. Eh, kung may reklamo ka sa asawa mo, huwag mo nang ilalabas sa Biyanan mo. Ikaw, kanino mo nilalabas ang mga reklamo mo sa akin? Ay, wala. Dahil wala naman yung reklamo sa iyo. Wow! Yan ang gusto ko. Gusto mo yan. Kaya ikaw, Jojo, at sa lahat ng mga may problema sa Biyanan, relax lang. Intindihin nyo na lang sila. Eh, siyempre, magulang yan. Eh, iniisip lang yan. Siyempre, kapakanan ng anak nila. Malalaman mo rin yan pag malaki na ang anak mo. Darling? Kayong pa ba? Oo naman. Ang alin? Mga sulat. Mga sulat pa. Dami. Ang sabi mo? Pwede ba next week na lang? Wala tayong oras eh. Ay, gusto pa nila magkwento. Ay, sa next episode na lang. Abangan na lang nila, okay? Kung sa bagay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa unang episode ng aming show. Kita-kits ulit next week. Laging tandaan, Do what is right, do what is good. Be kind to yourself and to others. Love Boss Lang. And Daddy. Yes. Yeah. May ka-video call siya. Ha? Video call? Sinong ka-video call na? Si Mami. Sino yun? Yung friend niya na lalaki. Ha? May friend na lalaki yan? Ikaw. Joke. Nanonood lang. Ikaw-cutting na mo. Joking. Okay. Fine. Okay. Sekretong malupit. Why are you mad than Mommy? No. May problema pa? Do not worry. Pamilya ba? O barkada? Pag-ibig pa? Oh no, money. Huwag mag-alala. Love, Gosling and Dali. Find Daddy, Mommy and Baby. Kaya relax ka lang. Love, Gosling and Dali. Love, Gosling and Dali. Find Daddy, Mommy and Baby. So easy, 1, 2, 3.
Boss Lang and Tally. Love Boss Lang. So easy, 1, 2, 3. Love Boss Lang and Tally. May problema pa? Do not worry. Pamilya ba? O barkada? Pag-ibig pa? Oh no, money. Huwag mag-alala. Love, Bossling and Tally. Find daddy, mommy and baby. Kaya't relax ka lang. Love, Bossling and Tally. Love, Bossling and Tally. Find daddy, mommy and baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossling and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossling and Tally. Hi, salamat at dumating na rin tong mga to. Hi, Tally girl. Hi. Akala ko nagbudol na ako ng mga online sellers. Are those for me? Yes. Teka, mommy will open this lang. Ay, hi guys! Andan pala kayo? Naku, pagbigyan nyo na ako ha. Pasensya na kayo. Bubuksan ko lang itong mga nabili ko nung 99 sale. My latest haul. Darling! Oh, darling! Ang dami mo naman yata pinadeliver. Ito pa, oh. Oh, ito para sa'yo to, oh. Eh, alam mo na, nag-sale, syempre. Sinamantala ko na. Mommy, are those for me? Yes, syempre. Meron ka, anak. Ito. Buksan natin to. Let's open this. Open it. Okay. Wow! Oh, umiilaw pa yan. Wow! Bunny! Wow, pretty naman ang baby ko. Pretty bunny. Mana kay mommy. Siyempre, mana kay mommy. Nice bunny. I know. Darling. Oh. Ito, may fragile dito. Ay. Ano yan? Organic eggs. Ha? Pero 1 month nang late yan. Sa tagal. Naging manok na. Ay nako, i-adobo na lang natin yan. Oh, ito pa. Oh, ito. Galing din ba sa sale ito? Akan. I'm a little bunny. Kapal. Ay, grabe naman yan. Dear Bossling, hindi po ito package. Hehe. Ay, ang kapal na na. Parang daig pa nobela. Hindi po ito nobela. Hihi. Love letter ko po ito sa inyo. Yay! It's time time! Ako po si Jane. 22 years old. Vital statistics, 32, 24, 31. Sumulat po ako dahil gustong-gusto ko na po magamot ang aking addiction. When I was young, matipid po talaga akong tao. Matipid ngumiti, matipid magsalita, matipid kumain. Nagbago po ang lahat dahil sa... Oh, what? Daming sarayin! Oh, wala na, Rastos. Shams, parang bet ko to. Add to cart! Eto. Ah, may parang bagay din sa akin to. Add to cart! Add to cart. Add to cart. Ayan, para ito pa. Uy, daming stocks, ha? Wait lang. Add to cart. Lima. Hey. Ang mura. Add to cart. Ma. Ano ka ba? Ating gabi na. Ay, baka tumaas na naman ang bill natin sa kuryente niya. Wait lang, ma. Minsan lang kasi itong sale, ma. Minsan? Eh, 1-1, inaabangan mo yung 1-1, 2-2, 3-3. Kapal naman. Eh, ma. Time first muna, okay? Bukas mo na lang ako, sermonan. Ma, gusto mo ba arenola? 22 pesos lang nakita ko dito, ma. Gusto mo ang add to cart ko na? 22 pesos? Eh, baka butas yan, ha? Ay, hindi, ma. Ang ganda ng ratings. 5. Ang ganda rin ng reviews. Uubusin mo na naman yung padala ng papa mo. Eh, ma, gusto mo ng arenola o hindi? Ano ba sabi sa mga reviews?
Matthews. Ayan, tinan mo. Ito, sabi ng buyer. Oh, the best chamber pot in the market. Must buy. Naka, must buy. Ikaw mo, Pat. Hindi kaya kaserola yan? Ma, ang English ng Arinola is chamber pot. O, tinan mo, isa pa. Premium class. Super legit. Hindi nangangamoy pag binuksan ng cover. Pwede pang lagyan ng pera. Ang ganda. Naman, baka budol yan. Ay, Ma! Ano bang gusto mo, Ma? Tatlo? Tatlong Arinola? Ikaw mamili ng color. Violet, pink, blue. Ma, add to cart. Oh, yun, 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 yun. Ito? Ayan, ayan, ito. Ay, kusuot sa lamin yan. Ayan. Ma! Ma, may sale! Ha? Magkakaroon na tayo ng barko, Ma. Bili natin ito, Ma. May barko! Barko? Oh, Ma! Asan, asan? Ito, oh! Mama, magkakaroon na tayo ng barko! Free, ano yan? Di ko mabasa. Basahin mo! Ma! Libre, Ma! Free! Free shipping! Ay, oo nga! Ay! Ma, pwede natin bilhin, Ma! Add to cart natin ito, Ma! Teka, teka, teka! Saan natin ipatalaga? Mommy was fashion too! Ay! Sige, huwag kang mag-alala, anak. I-add to cart ni Mami yung ship na yan mamaya. Ba't mo naman bibili ng barko yung bata? Ano ka ba? Joke lang. Although, kung isipin mo, no, parang masarap nga talaga magka-barko. Imagine mo, pag may barko na tayo, pwede tayong mag-cruise, makakapag-travel tayo around the world. Oh, exciting, di ba? Oo, oh, exciting. Sige, tuloy mo rin binabasa mo. Shippy, shippy, ship, ship. Sa paglipas po ng mga buwan, napansin ni Mama ang epekto sa akin ng bisyo. Jane! Jane! Ano naman batang ito? Oh, ako pa naman bata ka. Di ba sabi ko sa'yo, isampay mo to? Ay, wait lang, Ma. Parating na daw si William, Ma. Sinong William? Naniligaw mo. Deliver po. Na naman! Ay, Ma, basta! Mamaya ako nasasampayan, Ma. Teka lang, Ma. Wait, wait. Naku, chill naman. Bakit di mo na lang sa loob antayin ang init-init dito? Eh, Ma, nag-text na siya. On the way na po ako, Ma. Ma, dito na lang ako, Ma. Hintayin ko, hintayin ko. Naku naman. Jane, tigil-tigil mo na yung bisyo mo na yan, ha? Kung hindi ka na nakakatuwa. Araw-araw na lang may package na dumadating dito. Oh, nagkalat na ang bubble wrap. Ah! Ay! 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 Ano? Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Hi, Miss Jane. Sa'yo lahat yan. Ah, kalahati pa lang po yan, ma'am. Ah, may paparating ba po tayo mamaya? Ha? Deliver mo kagad, ha? Ha? Sure, basta ikaw malakas ka sa akin. Okay lang po ba, ma'am? Ah, pa-picture po tayo, ma'am. Eh, sige. Sige. Okay na po. Okay na yun. Uy, ang dami mo ng picture sa akin, ha? Sabi mo naman. Sige, nakasave naman lahat yun, ha? Uy, teka, 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 teka. Bakit mo sinesave ang mga picture ng anak ko? Ganda po kasi ni Miss Jane. Teka, ha? Magkalinawan tayo. Hindi pa pwedeng jumawa ang anak ko, ha? Bata pa yan, kaya gumawa ka, Ma, na. Alis! Ma, ano? Magsampay ka dun! Eh, Ma, nag-uusap pa na kami ni Rina. Magsasampay ka? O siya isasampay ko sa sampayan natin? Mamili ka. Di magsasampay, Ma. Sorry. Ganyan! Dali! Naku, pumasok ka na doon. Ano pa hinihintay mo? Tingnan ko lang po kung safe na nakapasok si Jane sa loob ng bahay. Safe. Pag ikaw hindi ka pa umalis dito, ikaw ang hindi makakauwi ng safe. Naintindihan mo ba yon, ha? Alis! Sige po.
Ma'am, tanggalin ko lang po ta. Oo nga naman. O, dali ah. Bilisan mo yan. Safe, safe ka pa dyan. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossling and Tally. Darling, maiconsider bang addiction yung mga ganap ni Jane? Parang OA naman yung term na addiction. Ano pa ba itatawag mo ron? Ay, kita mo naman, pa, lulung na siya sa pagpapabudol ang mga sel-sel. So, sinasabi mo ba parang pareho kami ni Jane? May sinabi ba akong ganun? Parang gano'n na rin yung pinaparating mo sa akin eh. Hindi ba pwedeng happy lang ako kapag nagsho-shopping? Yung nakakapag-relax ako kapag may mga sale-sale, ganyan. Eh, bakit ba affected ka? Hindi naman ikaw ang topic. Eh, kasi parang pinapatamaan mo rin ako. Ay, hindi naman. Hindi ko naman pwedeng gawin sa'yo yun, darling. Eh, ako hindi naman ako naangal kahit na isang dosenang rider ang nagdo-doorbell sa atin araw-araw. Eh, wala namang issue sa akin yung hindi ka nauubusan ng order. Ang sweet talaga ng darling. Aha. Oh, mamaya sasamahan mo ako ha. Check tayo ng sale. Kasi parang gusto kong bumili ng bagong sofa bed. Gusto ko rin bumili ng aquarium. Tapos, mga bagong plato tsaka baso. Parang nabibitang ko yun. Parang inuubo na naman ako. Mamaya na natin isipin yan eh. Ano ba sabi ni Jane? Bakit daw siya nalulung sa last shop? Ay, ito sabi niya. Bossling, ibang ligaya po ang hatid sa akin ng online shopping. It's very therapeutic. Tama po ba spelling ko ng therapeutic? Check mo nga kung tama. Ay, sa akin pati na nung spelling. Nabasa mo na eh. Hindi, ibig sabihin na tama. Alam mo, tingnan mo pareho kami ni Jane. Eh, nakaka-relax talaga kapag nakakakuha kami ng discount. Okay, tama. O siya, tuloy na yung kwento. Sa tuwing nag-a-add to cart ako, Bossling, nakakalimutan ko po ang mga problema ko. Parang ang gaan-gaan ko. Para akong nasa alapaap. High na high, gunner. Oh, bakit juice lang at tinapay ang nandyan? Diba sabi ko sa'yo, maghanda ka ng merienda? Ayun yun, ma. Merienda natin ang flavored lipstick! Ayun o. Meron tayong mayonnaise, binatok, hotdog, turon, at peanut butter! O, diba? Ang galing! May sayad ang nag-imbento niya. Ma! Huwag ka nang basher! At kanino kayo gumawa nito? O, tinan mo. Ito yung ginamit ko. Binatog. Diyan, ma. Uy, bakit mo hinihipan? Uy, sarap! Ma, parang mo. Gawin mo. Ano na, ma? Ito. Ano, ma? Baka nakakalason to, ha? Ma, hindi ka lang mabubusog dyan. Kaganda ka rin. Ah! Dali! Dali! Ma! Siyempre, mainit. So, kailangan mo munang hipan. Ketchup. Ah! Ketchup lang naman? Oo, bitin eh. Eto! Ha? Kinuha ko sa
kusina. Wow! Mindset ba ma? Mindset. Subukan natin. Sakto na! Pak na pa! Pwede po, best poodle ever! Ah, let's go, ma. Magmukbang na tayo, ma. Oh, ano pa, ano pa? Ayan, pwede ito, natin. Sige. Sige, subukan natin. Ito, ma. Turon, ma. Turon. Ay, naku, paborito ko yan, ang. Naku, gusto ko yan. Gusto ko yan, ang. Ayan, sige, sige, sige. Ito, ito, ito. Turon na! Okay naman po sana kasi nagbe-benefit din si Mama sa mga boodle finds ko. Until one day, hindi ko na napigilan ang pag-escalate ng mga bagay-bagay. Halos maplatan ako sa dami na ito. Nagre-reklamo ka ba? Hindi naman. Tataka lang ako kasi parang di naubos ata yung pera mo. Kaka-order sa La Shopee. Siyempre, judge mo ba ako? Hindi ah. Pasalamat ka nga eh, kasi nagkatrabaho ka dahil kaka-order ko. Alam mo namang ngiti mo pa lang, bad na yung serbisyo ko eh. Ano ba? Ikaw talaga ha? So, yung pambayad ko nito, di ko na kailangan bayaran? Huwag naman ganun. Rush pa lang naman ngiti eh. Uy! Kailan mo dyan? Baka marinig ka ng mama. Teka, parang lumalaki yung eye bags mo. Kakaabang mo sa midnight sale, no? Dami mo namang opinion. Kaya nga, ano eh. Ah, eto. Kaya nga bumili ako ng jade roller na may aloe vera! For my eyes. Grabe. Lahat ata sa glass shopping na-order mo ni. Exactly! Kaya nga, love na love ko ang glass shopping! Sana all glass shopping. Hey! Tika-tika lang mo lang nga yung kakarot mo. Marinig talaga tayo ni Mama. Jay! Ano ka ba ng mata ka? Kanina pa ako sigaw ng sigaw doon, di ka sumasagot? Good afternoon po. Ikaw na naman! Good afternoon, hindi good afternoon. Walang good sa afternoon ko. Take away na! Jane, ginalaw mo ba yung mga pera sa ibabaw ng ref? Ah! Di mo ah! Ano? Di ko naman ginalaw. Ano, hiniram ko lang naman. Yeah, hiniram mo lang. Bayad natin ng kuryente yung laki eh. Eh, ma, magpapadala ulit naman si Papa, diba? Sa isang buwan pa yun. Naman, nak, bakit mo naman ginalaw yung perang hindi naman sa'yo? Para sa'yo ito, ma. Binili kita kasi ng bag. Man yan. Ay, ma! Ito! Balenciaga! Ah, diba? Ang ganda-ganda mo. Oh, diba? Parang, oh my gosh, parang... Grabe, ma. Parang ang sosyal talaga. Sosyal. Oh, diba? Ma, bagay sa'yo. Ito. Best-seller yan. Hindi ko tinatanong ang opinion mo. At hindi ko rin kailangan ng bag. Ano ko talaga, Jane? Napakagastos mo naman, nak. Ba? Ay, ma, hindi, ah. 90% off to, ma. Sale. Ano mo ba titigilan yung sale-sale na yan, Jane? Eh, ma, kung ayaw mo, edi akin na lang. Para mas bagay sa akin itong, ma. Ep! Akin yan. Akin to. Dahil pera ko pinambayad dito. Pasok mo yan dun. Sa loob, ha? Jane, teka, Jane! Hirit pa eh! Hindi, tita, may... Di pa po kasi siya namabayaran. Wala siyang pera! Walang pambayad sa'yo si Jane! Kaya umalis ka na, ha? Alis! Sige po, tita. Alis! Sige po. Hirit ka pa. Ruby, anak ko sa'yo. Hala, nanay mo sa smell! Paano na si Jane? Abangan! So easy, 1, 2, 3. Love, Bossling and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossling and Tally.
nanggigigil na ako dyan sa Jane na yan, ha? Hindi marunong makinig sa magulang. Darling, baka naman OA lang si Manang Luz. Ay, mabait pa nga yung mama niya, eh. Eh, kung ibang nanay yan, baka kung ano na nagawa sa kanya, eh. Hindi nga man lang na-appreciate yung regalo niyang bag. Red flag na yan, ha? Eh, lulong na yan. Pagka ganyang nagnanakaw na ng pera ng iba. Ako, hindi ako magtataka kung magsimula ng magbenta ng appliances nila yan. Ay, teka, babasahin ko. Baka naman naging okay na. Teka. After ilang araw, ay nagkaayos din naman kami ni Mama. Oh, kita mo na. Ay, ikaw kasi. After ilang araw, ay nagkaayos din naman po kami ni Mama. Pero... Yan. Yung perong yan. Interesado ako sa perong yan. Tuloy. Pero lalo pong lumala ang sitwasyon ko, Boss Leng. Hanggang sa hindi ko na po mapigilan ang sarili ko sa paghanap ng sale. May pagkakataon pong parang wala na ako sa aking sarili. Browse lang ako ng browse sa internet. Habang nakatingin po ako sa produktong nakasale, bigla na lang akong tatawa. After tumawa, bigla naman po akong naiiyak. Tatawa. Iiyak. Sasayaw ng cha-cha. Mag-i-split. Ay, di ko na po kaya yon. Di naman po ako sirkera. Madalas po ay nakakaranas na rin ako ng hallucination. Para po akong nananaginip ng gising. Jane! I-add to cart mo na tong mystery box na to! Buy mo na! Maganda naman ito! Promise! Promise, Jane! Murang-mura! Bilhin mo na! Buy mo na! Buy mo na, Jane! Buy mo na! Buy mo na! Buy mo na! Dumating na rin po sa point na todo last trip na kami ni Mama kapag binubuksan namin ang mga package. Wow! Wow! Pinaglolo ko yata ako ng last shop ni Ma! Cellphone yung binili ko, pero hollow black yung mga tayo. COD naman nata yan eh. Ay naku ma, bayad na to. 8K ang binayad ko para sa hollow black! Wow! Eh teka muna, baka naman malakas ang signal niyan. Subukan mo. Sige nga. Hello? Kamusta dyan? Hey, Mom! Time, Jane! Huy! Lakas ng tama nyo, ah! Hi, Bossing! Ay, Pupaling! O, tingnan nyo po itong bago kong cellphone. Solid na solid! Haling Rod, di kaya dapat magparehab na yung si Jane. Ay, bakit naman po ako magpaparehab, Bossing? Eh, nasa'yo na lahat ang sintomas ng addict, eh. Oh, hindi makatulog. Check. Pabago-bago mood. Check. Nag-hallucinate. Check. Bossing, hindi naman po ako addict. Ang addict ang lashap ni. Kasi sila nagpadala sa akin ng halumak. Ay, Jane, pwede mong ireklamo yan, ha? Mag-report ka. Ba't naman po ako magre-report? Eh, hindi naman po ako reporter. Aling Rod! Ay, Bossing! Sa lagay ng anak mo, hopeless case na yan. Ay, Ma! Narinig ba si Bossing?
Hopeless case na daw ako. What? Tut, 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 tut. Hello? Hello? Chat. Ito ang taas. Oh! Time juma. Bakas ang data mo, oh! Chua! Nasa pag... Ano ba natin tutulungan yan? Namimiloso po ka eh. Hindi ako namimiloso po. Daddy, Mommy, are you LQ? No. Hindi. No. Hindi. Eh, tuloy mo lang yung bansa. Bossing and Dali. Jane, oh Jane, please sweep away my pain. Dahil sa paglala ng kondisyon ko, madalas po akong nagkukulong sa kwarto. Inilayo na po sa akin ni na mama ang cellphone at laptop ko. Palagi ko na lang pong pinipilit na matulog para makabawi naman ako sa puyat. Jane, oh Jane, please sweep. Nakakabulahaw ka! Hello po, tita. Tita, tita. Di mo ko, tita. Wala akong pamangkin na sintunado. Ayan, naharana mo ba si Jane? Ay, hindi po, tita. Mga order po ni Jane. Ito po. Wala siyang pambayad. Sorry mo na yan. Nabayaran ko na po ito, tita. Ha? Nabayaran ko na po. Bakit? Ano to? Suhol? Para sagutin ka niya? Di po. Binayaran ko na po kasi sabi niya wala pa daw po siyang pera, kaya inabunong ako po muna. Umuutang sa'yo si Jane? Yes po, tita. Ito po yung resibo. Mura lang yan, tita. Hindi ko rin po alam. Basta sabi niya, tita, lista ko lang daw po lahat eh. Pinautang mo si Gina 50 mil! Bakit ko pinautang? Kinukusinti mo eh! Ikaw hindi kasalanan ito eh! Dagdag ako lang, tita. Dagdag bogey points din po yun eh. Bogey alam ko naman, tita, na babayaran nyo din naman po yan. Kaya... Bakit ganito buhay ko? Jane! Jane! Tatamaan ka talaga sa akin! Patakot! Ito. Huwag niyo naman po isaktan si Jane dito. Sasaktan? Ikaw na lang! Gusto mo masaktan? Ha? Ano? Hindi ka paalis? Gusto mo talaga masaktan? Ha? Ano? 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 Ha? Ano? Alis na ka dito. Layas! Tita ko dyan! Tita ko dyan, ha? Hindi kita ka ano-ano! Bye, tita! Bossing and Dali. Love, Bossing and Dali. Love, Bossing and Dali. Inaawa na ako kay Jane. Tinutin mo sabi niya. Hiyang-hiya na po ako kay Mama Bosling. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng 50,000. Ayaw ko na pong dagdagan ng sakit ng ulo ni Papa. Yan ang napapala ng ubos biyaya. Ano ba? Huwag mo nang awayin. Lugmok na nga yung tao eh. O ito sabi niya. Alam ko na po ngayon na nasa huli ang pagsisisi. Hindi ko na kaya. Ikaw na. Sana? Sorry po, boss. Ano ba? Nahamayan ko sa... Sorry po, Bosling. Hindi na po akong mahihiyang magtanong. Pwede po bang mangutang? Eh, bakit mangungutang? Bosling, si Ruth na po itong sumusulat sa inyo. Nagmamakaawa po ako.
Parang awa niyo na po. Alam niyo po, matagal niyo na po akong fan, bossing. Pinapanood ko kayo noon pa. Diskorama, Iskubukul, Mixnuts, Itbulaga, Enteng Kabisote, Okay Ta Fairy ko. Lahat po yun, memorize ko. Pati dialogue ninyo, bossing. Alam niyo, wala kayong pinagbago, ha? Gwapong-gwapo at batang-bata pa rin kayo. At alam ko, bossing, meron kayong magandang kalooban. Kaya sana po, mapagbigyan niyo po yung request naming mag-ina at tulungan niyo po kami. Mm-hmm. At talagang sumisip-sip pa, ano? Intindihin mo na lang, darling. Asan ba yung Ruth na yan? Ruth, mag-usap nga tayo, Ruth. Po. Ruth, magkali naman tayo. Yung programa namin, hindi charity, ha? Yung mga letter sender, humihingi ng payo at hindi ayuda. Chill ka lang, darling. Relax. Eh, paano ako mag-chill? Eh, hindi marunong magpalaki ng anak ito si Ruth. Tapos ang gustong ibayad doon sa utang ni Jane ay utang din. Tama ba yun? Sorry na po talaga, bossing. Desperado lang po talaga. Ruth, ang utang ay parang kumuno yan. Lulubog ka sa putik at kakainin ka ng buhay. Alam ko naman po yun, bossing. Kaya lang talaga. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko eh. Wala pa akong ibang malalapitan. Kayo na lang po talaga. Manang Ruth, ano po ang ginagawa nating mga nanay kapag wala ng budget? Wala po bang pagpipili ang sagot? Wala po, hindi po ito game show. Di ba po may kasabihan na kapag maikli ang kumot, dugtungan ng tela para humaba. Mali. Mali po. Ano pala yung turo sa amin? Ang tamang sagot po eh, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Kapag walang budget, magtipid. Eh, wala na pong titipirin eh. Ano ba ang gagawin kapag walang pera? Umiyak. Ang gagawin, dapat humanap ng paraan, gumawa ng paraan para magkaroon ng pera. Hindi ko naman po pwedeng isanla itong bahay namin. Tsaka, wala rin naman po akong mga alahas na maisusubasta. Eh, wala naman ako sinabi magsanla ka. Ano ba ang mga nakikita mo dyan na pwedeng maging pera? Bossing, Poling, gets ko na. Salamat sa payo, ha? Good luck, Manang Ruth. Pasok, mga suki! Presyong Divi Soya. 10-10, 20-20, at iba pa! Pasok, mga suki! Presyong Divi Soya. 10-10, 20-20, at iba pa! Hello, mga suki! Welcome sa inyong paboritong online tindahan! Yes! Nandito ang mga quality items na pre-love na makukuha niyo sa murang-murang halaga. Yes, narinig niyo yan. Eto, we'll start with the first item. Ang ating unang item ay flavored lipstick. Zay! Isang buwan ninyong uulamin ito. Ha! Pero kung hindi niyo beto, well, welcome to the next item. At eto, ang napaka-special na bubble gun! Ito, nakubet na beto ng mga bata para sa mga inaanak ninyo. Ayan! Ayan! Yes! Yes! Diba? Mind nyo na to! Yes! Go! Ano to? Sino to niya? Ay, naku, thank you! Ay... Bakit naman ganyan? Bakit naman ako gusto nyong i-mine? Naku, taken na po ako. Ma! Oh! Ma! Ma! Ito yung anak ko. Ba't po binabantay mga gamit ko? Ma! Mga suki, ito po ang anak ko. Di ba ang ganda-ganda? Mana sa akin, oh! Ma! Bakit to eh? Ah!
Huwag po kayo maniwala sa mama ko. Di po to first eh. Wala po binibenta. Sorry po. Anak, sorry. BRB. Okay, be right back. Pause muna po tayo. Diyan lang kayo, okay? Mom, anong ni? Anong man naman? Hindi mo ba naintindihan? Ito na lang ang paraan para makaipon tayo ng pambayad sa mga utang mo. Eh, ang tagal-tagal ko pong hinintay na mag-sale lahat yan. Nak, sobra na, nak. Sobra, sobra, sobra na, nak. Tigilan mo na yung wish mo na yan. Nakakasira na ng buhay mo. Ayusin mo na yung sarili mo, nak. Alam mo, pag nabaon tayo sa utang, hindi na makaka-uwi ang papa mo. Gusto mo ba yun? Gusto ko nung magbago eh. Pero ang hirap talaga. Kaya mo, nak. Kaya mo. Tutulungan kita. Bukas na bukas din, nak. Papaputol ko ang internet natin. Hey, ma! Ano kang gamang? Sige, wag na. Hindi ko papaputol. Pero ipromise mo sa akin, ha? Na ipipigil mo na yung bisyo mo. Please. Please, nak. Nak, tutulungan kita. Magtutulungan tayo. Nak, nak, kaya mo bang ipangako sa akin yon? Kaya mo ba, nak? Happy ending, kaya abangan! So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. Boss Leng, sa tulong po ng advice nyo ay nakaipon na kami ni Mama. Sinikap po naming maibenta lahat ng mga binili kong gamit na hindi naman talaga namin kailangan. Sige, sige. Oh, oh. Ano ka ba? Okay lang, we need to wait naman kami. Ano kaya itong tumagal na? Hindi na kasi siya nagpupulat. Nakakapag-beauty rest na siya. Ito ko, ma. Ay! Ay, ito. Ito yung bayad namin sa utang. Pasensya na tagalan. Ayos lang. Inutang ko na hindi naman ito sa nanay ko eh. At least, di ba, mapabayaran ko na siya. Paano pala yan? Di na tayo masyadong magkikita. Bakit naman? Bawal na ba ako dito? Wala na kasi siyang ipapadeliver. Changed person na siya. Pwede naman kitang dalawin, di ba? Kahit walang delivery. Kung okay lang kay Mama. No? Mama mo pala. Ma. Di, sige. Pero friends lang kayo, ha? Ano naman, tita? Wala pa naman ako ang kasal. Kasal? Ano kasal? Este, ano pala, tita? Pang panliligaw mo pala. Ayun, dinawin mo. Friends nga lang kasi. Tita, okay lang. Friends na naman tayo, eh. Diba? Okay lang pa makikain. Nagugutom na kasi ako eh. Sure! Naku, tamang-tama. May crispy pata lipstick pa kami sa loob. Ika na, kumain na tayo. Ay, pero bago yan. Naku, mag-appetizer ka muna. Eto, tita. May binatang lipstick kami oh. Eto, tikman mo muna to. Say, ayan. Tikman mo. Binatog nga, tita. Ang sarap! O, diba? Oh, nagustuhan niya. Sarap, diba? Meron pa ba pagkain sa loob, tita? Marami pa kami niyan sa loob. At marami pang lipstick. Ibang flavor. Halika na. Sarap, binatog nga. Sa ngayon po ay patuloy kaming nag-iipon ni Mama para may magamit kaming puhunan sa pinaplano naming negosyo. Kapag mas pinalad pa, baka sakaling makauwi na rin si Papa para sama-sama na kami.
Marami pong salamat, Boss Leng, sa pakikinig at sa mga payo ninyo. Visit niyo po minsan ang aming online shop. Baka may magustuhan kayo. Mwa mwa, chup chup. Gumagalang at nagtitipid, Jane. Very good. Mabuti naman at nakaraos na yung mag-ina doon sa kanilang pinagdaan ng pagsubok. Jane, kung ikaw man ay nanonood ngayon, gusto kong sabihin sa'yo that I am so proud of you. Proud kami ng mama mo sa'yo. Hello po! Hi. Napapanood po namin kayo! Ay! Andiyan pala sila! Hi, Jane! Hi, Manang Ruth! Andiyan, no? Wow! Ganda! Ang ganda mo, ah! Parang nakabawi ka na sa tulog, ah! Salamat po sa inyo at nagbagong buhay po ang anak ko. Hindi, hindi kami may gawa niyan. Ang may gawa niyan ay si Jane mismo para mabago yung kanyang buhay. Thank you po, bossing! Ay, thank you rin. At sa pagsishare mo ng inyong kwento, I'm sure marami sa mga nanonood nakarelate sa inyong mga pinagdaanan. Alam mo, minsan hirap din talagang labanan yung mga addiction yun. Pero kung may disiplina ka sa sarili mo, yung bisyo, hindi makakasira ng buhay. Tatandaan po namin yan, bossing. Ay, may isa pa pala kaming tip para malabanan ang tukso ng mga online-online na shopping na yan. Meron kaming limang katanungan na dapat yung sagutin bago kayo mag-add to cart. Ano po tong limang tanong, bossing? Oh, eto, ilista nyo. O kaya, memoryahin ninyo, okay? Una, kailangan ko ba itong produktong ito? Pangalawa, anong mangyayari kapag hindi mo binili yun? Pangatlo, ngayon ko na ba kailangan bilhin ito? Pang-apat, matagal mo bang magagamit yung produktong yun? At ang ikalima, meron bang mas mura na pareho ng produktong nakita mo? Yun ang lima. Ulitin nyo nga. Okay po. Una, kailangan mo bang mabili itong produktong ito? Pangalawa, anong mangyayari kapag hindi mo binili ang gamit na ito? Pangatlo, ngayon mo ba kailangan ang produktong ito? Ikaapat, magagamit mo ba ng mahabang panahon ang bagay na ito? At panglima, may mura bang produkto na parang kagaya ng nakita mong produkto? Very good! Kapag nasagot nyo na yung limang tanong na yan, yun na, mas magiging wise kayo sa paggamit ng pera. Thank you, bossing. Thank you, Pauling. I'm sure maraming natutunan ang mga manunood. Hindi lang kami ang natuto sa mga payo ninyo. O siya, good luck na lang sa negosyo ninyo, ha? Thank you, bye. Po! Salamat po! Bye! Ingat! Alam mo, darling, tama ka talaga. Mas importante talaga ang family relationship kesa sa free shipping. Paano? Babawas-bawasan mo na rin yung mga pre-shipping na yan. I promise talaga. Last na yon, last na talaga. Mommy, delivery! Oh. Thank you! Vera, kaka-promise mo lang ah. Ano ka ba, na-late lang to? Ikaw talaga, baka isipin ng mga manunood natin, gastador ako. Hindi, kuripot. Kuripot sa pera, pero galante sa pagmamahal. Aw, sweet! Next week po ulit. Remember, do what is good. Do what is right. Be kind to yourself and to others. Love, bossing, and family! Woo! Small clap, anybody? And big clap! Small clap again. Small clap. And? Big clap! Yay! Yay! Story time! Oh, look there. 1, 2, 3, go. Mommy, delivery! Sorry, Popo! Papa! Aw, sweet! Not yet, wait. Elmo! Oh, hi, Elmo! Let's open this now! Free shipping!
Very good, very good. Okay. May problema pa? Do not worry. Pamilya ba? O barkada? Pag-ibig pa? Oh, no money. Huwag mag-alala. Love, Bossing and Tally. Find daddy, mommy and baby. Kaya't relax ka lang. Love, Bossing and Tally. Love, Bossing and Tally. Find daddy, mommy and baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. Pala kayo. Sorry, di ko kagad kayo napansin dahil totuwa akong pinapanood natin itong aking mag-ine. We should hard together. Yeah. Kayo ba? Because I love you. Sang-ayon ba kayo na iba ang relasyon ng nanay sa anak na babae? Ayun na nga. May research kasi na nagsasabing pinakamatatag ang relasyon ng nanay sa anak na babae dahil naiimpluwensyahan nila ang ugali at nararamdaman ng isa't isa. Alam mo, hindi yan totoo. Kasi daddy's girl na to si Tally, di ba palagi mong sinuspoil? Mas close kayo. Eh, pero pagka may kailangan, sino unang tinatawag? Siyempre, ang nanay. Eh, okay lang naman sa akin yun. Dahil naiintindihan ko na espesyal ang relasyon ng nanay sa anak na babae. Ah, pero hindi ganyan ang sitwasyon ng letter sender natin today. Uy, pwede. Halika't basahin na natin yan at makarami tayo. Tally? Yes, Mommy? Asan na yung letter? Hello. Thank you! You're welcome. Ikaw na. Ako, magbabasa. Yes. Sabi ko nga eh. Thank you, Tally. Just for the other one. Okay. Dear Bossing and Pauling, Uma, Mama. Ako po si Emily, 28 years old. Bunsong anak sa apat na magkakapatid. Opo. Okay. Ay, pakikuha ng tubig si Mama, ha? Kamamatay lang ng papa namin sa sakit na cancer. At nag-aalala kami para kay Mama. Dahil si Papa ang kanyang one true love. College pa lang, mahal na nila ang isa't isa. Kaya nung nawala si Papa, lahat kami laging nakaalalay kay Mama. Ma, sabi pala ni ate, dadalaw siya sa'yo sa weekend. Kasama yung mga apo mo. At saka magdadala sila ng grocery para sa'yo. I-text mo siya kung may mga kailangan kang ipabili, ha? Sige. Ano bang mga kailangan mo, Ma? Si Alfonso. Ay, Ma! Ma! Ito naman. Eh, hindi ko naman kayang ibalik yung oras, Ma! 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 Wala na si Papa. Kailangan na nating mag-move on. Huwag ka na malungkot, ha? Alam mo, anak. 40 years kong kasama yung Papa mo, eh! Sabay kami lagi kumakain ng almusal, ng tanghalian, ng gabihan. Tapos gabi-gabi, magkatabi kami. Ah! Namiss ko na.
na siya. Miss, umisi ko na siya ang bonsa. Ma, gusto mo, ito na lang. Gusto mo mag-overnight tayo sa sementeryo tonight? Joke lang, Ma! Ito naman, pinapatawa lang kita eh. Ito naman. Ma, alam mo, masakit din naman para sa amin eh. Pero wala eh. Ganun talaga. Wala na si Papa. Alam ko, mahirap pero... Nandito naman kami ni na ate tsaka ni na kuya. Kanina pa kita tinatawagan, hindi kita makontak. Eto, napasugod tuloy ako dito. Eto na ba si Catherine? Eh, si Emily to yung bunso ko. Emily! Ang laki-laki mo na! Si Sheila, kaibigan ka nung college. Noong hindi pa niya nakikilala ang papa mo. Kayo po pala si Tita Sheila po. No. Don't call me Tita. Just Sheila. Sheila. Hindi na kami nagkita niyan mula nang nag-asawa. Oo, that was in the 80s. Nagkita lang kami nung mabalitaan ko sa social media na patay na si Alfonso. Nando kami nung last night ng burol. Ang death lang pala ng papa mo magiging way para magkaroon kami na reunion ng mga college friends namin. Kaya kita tinatawagan kasi nag-aaya si Gay. Magpa-spa. Nagpabook siya ng full body massage, body scrub. Ano, G ka? Ano, G? Game ka ba? Go tayo. Get small? Ay, Ma! Kaya mo pa bang lumabas ngayon? Let's go! Kailangan mong mag-relax na mabawasan naman yung stress mo! After natin magpa-spa, magpapasalon tayo. Let's pamper ourselves! Come on! Ay, Ma! Halika na! Mag-enjoy ka! Halika na! Ma! Halika na! Ay, ano ba dito, Sheila? Halika na! Halika na! Halika na! Mama, ano ba gagawin? Sundan mo ang mama! Naku, baka yung kidnapper yun! Scammer, kidnapper, G-game! Ano pang pinagsasak... Ma! Mula noon, Boss Leng, lagi nang magkasama si Mama at si Tita Sheila. Okay nga yun eh, kasi nakakapaglibang naman si Mama. Kaya lang... Wala si Mama? Saan nagpunta? Ay naku, Mama, hindi po sinabi eh. Anong oras umalis? Eh, kanina pa ako tawag ng tawag, hindi nga ako sinasagot eh. Ay! Naku! Eto po, naiwan niya ang cellphone niya. Yan po. Ay! Ma'am, yung pong mama niyo wala po lagi dito sa bahay. Sinusundo po nung kanya mga kaibigan. Sinong kaibigan? Yung nagpunta po dati dito. Bakit ba ang dilim dito sa bahay? Tsaka bakit ang init? Hindi ba naka-on yung aircon? Ay, ma'am, naputulan po kami ng kuryente kanina. Ha? Bakit? Eh, hindi po nakakabayad si ma'am. Pati po yung tubig mapuputol na rin po. Sana naman sinasabi mo sa akin. Bakit di mo ko sinasabihan? Hindi ba naaasikaso ng mama? Ako, ma'am. Ibang-iba na ang mama niyo ngayon. Ibang-iba? What do you mean? Kayo na lang po ang humusga pag nakita niyo. Bukas ulit dadaanan kita, ha? Bye! See you tomorrow! Sino ka? Anong ginawa mo sa mama ko? What happened? Naku, bakit nagulat si Emily? Aabangan natin yan sa pagbabalik ng... Wow, boss! I am Daddy, Mommy, and Baby! Bossing and Tally! So easy, 1, 2, 3! Love, Bossing and Tally!
bagay ba sa akin? Maganda ba sa akin? Sabihin niyo! Ma, ano yan? Bakit ganyan yung tsura mo? Ano ka ba? Ito daw ang trending, sabi ni Sheila. Saan ka ba galing, Ma? Nag-unwind lang kami. Tsaka sinamahan ako ni Sheila na bumili at mag-shopping ng OOTD. OOTD! Tsaka alam mo, anak, ang dami palang mapapagpilian na ngayon ng mga usong makeup. Kasi naman eh, dalaga pa ako nung bumili ako uli ng makeup eh. Halika dito, anak. May mga concealer! Ayan oo. Contour. Oh, ang ganda niyan. Ma, alam mo, ako nga hindi ako naglalagay ng mga kung ano-anong ganyan eh. Nak, alam mo bang may 10 steps na Korean skincare para magkaroon yung face mo ng glass skin? Hindi, ma. Ituro ko sa'yo minsan. Ay, hindi! Huwag na, ma! Ituro ko sa'yo! Huwag na, ma. Tsaka, nak, meron ka bang alam na nagba-Brazilian wax? Brazilian wax? Ooh. Ma! Ma, bakit? Ma, alam mo ba kung ano yun? Oo, basta gusto ko yung hindi masakit, ha? Kasi kailangan yun sa trip namin, eh. Eh, sana naman ang punta mo, ma! Eh, this is your Siargao! Kasi mag-surf kami. Gusto ko matutong mag-surf! Surfing, ma! Senior citizen ka na, eh! Age is just a number. Ma, sa edad mong yan, alam mo, dapat internet na lang ang sinesurf mo. Eh, ang lulutong na ng mga buto mo, diba? Tsaka lagi mo sinasabi sa akin, masakit na yung balakang mo, diba? It's never too late to learn new things. Anong gusto mong bikini? Hot pink o neon green? O flaming red? Ay! Kami mo ito tali! Itry mo kaya. Ay, naku! Bosley! What's happening with my mother? Ano ba ito? Nababaliw na ba siya? Nagmi-midlife crisis ang nanay mo, Emily. Eh, intindihin mo na lang at may pinagdadaan ng depresyon. Alam mo, ako, I do not think it's midlife crisis. Kasi tingnan mo, yung mga lalaki, kapag nagmi-midlife crisis, anong ginagawa? Bumibili ng kotse. Nagsusplurge ng pera. Pero itong si Mrs. Laarnie, wala naman siyang pinagdadaanan. You know what I think? I think she's taking back her life. She's taking back her life? Eh, bakit may kumuha ba? Alam mo, sabi mo, di ba? Bata pa lang yung mama at papa mo, eh, nagkakilala na sila nung college sila. Tapos nagpakasal sila agad. Oh, so matagal na yung papel niya sa buhay na bilang mother and wife. Eh, ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon na lumabas-labas. Ngayon niya lang nakuha yung pagkakataon na yon. Makikipag-meet siya with her friends. Wala namang masama doon. Ang masama doon, yung mga sinusuot niyang damit ay hindi bagay sa kanya, sa edad niya. Oh, tama ka, bossing. Eh ako nga, one piece nga lang yung kaya ko, may cover up pa. Eh sa beach naman sila pupunta, natural yun ang damit niya. Anong gusto mo? Mag-long sleeves? Mag-long sleeves yung tao? Eh bakit naman bikini? Bikini pa. Eh sana ano na lang, pwede naman t-shirt tsaka shorts eh. Tama ka, bossing. Alam nyo, hayaan nyo siya. Yun ang gustong isuot ni Mrs. Laarnie. Hayaan nyo siya kung anong damit ang gusto niyang suotin! Mommy, Daddy, are you fighting? Hindi. No. Huh? We're smiling, oh. Nasundan pa ang mga biyahe ni Mama, Boss Leng. Doon, nalihin ko ni Mama. Saan sila pupunta ni Tita Sheila? Hiking, road trip, food trip, joyride, at madalas daw, hindi umuwi ng bahay ng ilang araw. Minsan naman, mag-uumaga na kung umuwi. Kaya nagdesisyon na ako. Ma. Oh! Ano ginagawa mo dito? Ma, alam ko na mula nung nawala si Papa, naging lonely ka, kaya kung saan-saan ka pumupunta,
Naiintindihan ko na malungkot ka. Ano ka ba? Hindi ako malungkot. Oh, okay na okay nga ako, di ba? Oh, tingnan mo. Okay. As in, okay. Sorry na. Sorry talaga. Alam ko na madalas kami na walang oras para sa'yo. Pero andito na ako. Sasamahan kita, babantayan kita. Babantayan? Ano ko, bata? Ha? Umihi ka na! Hindi ko kailang kaya ko mag-isa. Andiyan naman si Donalyn eh. Ma, okay lang talaga. Mag-move in na ako dito, ha? Hindi pwede. Umuwi ka na. Hindi kita kailangan dito. Kaya ko mag-isa. Matanda na ako. Hindi na ako bata. Shhh! Uwi. Uwi na. Kanibag ko. Ay, ma. Ay, ito po. Ay, Donalyn, ipasok mo na yung mga dala ko, ha? Sige po, ma. Ma, uwi ka. Ready na ako. Uwi ka, di ba? Ba't ka dito? Hoy! Ibalik mo yung shoo! Ma, you got me. Marami pa ako dun, ha? Pero ako, sige pa. Dito po ilalagay. Ma, dun ako sa kwarto mo, ha? Ano yung kwarto? Gusto ko dun. Hindi! Ayoko na kasama! Mama, ang KJ! Woo! Talaga naman aalis pa ako, uwi. Sayang na may outfit ko. Yan, Emily. Tama yan, para mabantayan mo ang nanay mo. Ano ba? Hindi naman na bata yung mama niya para bantayan niya. At saka alam mo, hayaan nyo na lang maging masaya yung tao. Hindi naman niya hinahadlangan ng kaligayahan ng nanay niya. Eh, kumbaga, concerned lang siya. Hanako, Mommy, Daddy, commercial muna tayo. Okay. Mommy and baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. Ang akala ko, Boss Ling, dahil lumipat na ako ng bahay at sinamahan si Mama, magiging okay na ang lahat. Pero parang lumala. Aray! Ma! Ba't nandito ka? Eh, makikita kami ng mga college friends ko, ikaw! Magkikita rin kami ng mga college friends ko, bakit? Saan? Diyan lang! Ikaw, saan kayo? Diyan lang din! Okay. Eddie, have fun. See you na lang sa bahay. Dito na ako, Ma. Dito din ako. Eh, Ma, ano ka ba? Coffee shop to, maingay to. Alam ko, coffee shop yan. Diba? Chikahan, bardagulan, tas na energy, kape-kape. Bakit? Dito kayo makikita-kita? Oo, oh, andiyan na nga sila eh. Ay, naku Ma, huwag kayo dito. Bakit? Eh, andiyan yung mga friends ko, makikita ka nila. Kinakaya mo ba ako? Ma, eh, ang awkward kasi, oh. Ay, naku. Sabay ba tayong magkakape dyan? Hindi naman tayo magka-table ah. Kaya, see you na lang inside. Ha? Have fun! Andiyan na sila, Sheila. Hinihintay na nila ako. Sheila! Bye! Ingat kayo ah! Yeah. See you again! Oo! Next time ah, yung mga napag-usapan natin. Bye! Ma! Oh, uwi ka na? Sabay na tayo! Hindi pa ka uwi, no? Saan ka pa pupunta? Basta, kita kisa na sa bahay, ha? Ma, madaling araw na! Bye! Bye-bye! The subscriber cannot be reached. Cannot be reached.
be reached. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ma? 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 Ba't naman yung itsura mo? Saan ka ba galing? Oh, honey. Oh. Sige na. Ano ba yan? Ano ba itong away mo? Hana, ubo. Saan ka ba galing? Ma! Ma! Mommy and baby, so easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tani. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tani. Okay ka lang? Nahihilo ako na. Umiikot yung paningin ko. Ay, naku. Nahihilo ka talaga dahil kulang ka sa tulog, Ma. Sakit pa ng lalamunan ko. Hindi ko makasita na maayos na. Eh, pamorningan yata kayo ng video okay kagabi. Ano oras ba ako umuwi? Wala ka ba talagang maalala sa mga nangyari kagabi? Basta natatandaan ko, di ba nakita tayo sa labas ng video ko, di ba? Yun. Eh, nung pa-uwi ka na, hindi mo na rin matandaan. Ay, paano ba ako naka-uwi? Gumagapang! Ha? Eh, antok na antok ka, Ma. Eh, halos matumba ka na nga habang naglalakad eh. Kaya nagtataka ako kagabi kung paano ka naka-uwi. Nag-taxi ka ba? Hinatid ako. Ni Tita Sheila? Hindi, ni Gordon. Ah, sino si Gordon? Bago ko kakilala. Lalaki? May babae bang Gordon? Saan mo naman nakilala yan? Nakilala ni Sheila. Ano to, college friend nyo rin? Hindi. Anak ng college friend ko. Ma! Ano ka ba, Ma? Ano ba naman yan? Ilang taon na yan, Ma? Baka mamaya ka, edad ko lang yan. Ma, sabihin mo nga sa akin kaano-ano mo yung gordo na yan. Ma! Ma! Naduduwal ako. Excuse me. Ma! Ay! Muna! Ma! Ma, uminom ka ng tubig! Marami! Yung mainit! Donalyn! Ma'am! Igawa mo nga yun ng sopas o kahit anong mainit na sabaw. Painumin mo yun si Mama, ha? Apo. Tsaka bigyan mo ng mainit na tubig. Tapos painumin mo ng gamot para dun sa lalamunan, ha? Okay. Bantayan mo, ha? Bantayan! Kailangan niya magpahinga buong araw. Opo, magpahinga. Aregrado, ma'am. Sige na. Ma, mauna na ako, ha? Pasok na ako! Umalis si Emily. Umalis na. Opo, ma'am. Opo, umalis na po. Okay na po kayo, ma'am? Oo naman! Alam mo, kanina yung pagduwal ko, parang bigla ako naging okay. Parang lumakas ako. Ang ganda eh. Ang ganda ng pakiramdam ko na eh. Ayos yan, ma'am. Ayos. Ay, dali, sabili. Good morning, Gordon. Hi! Oh. Tumatawag ka.
Ha? Ang aga naman! Breakfast date? Sige. Patay mo ako susundin. Ha? On the way ka na? Sige. See you. Bye! Ma'am! May lakad po kayo? Oo! Parating na yung sundo ko. Ay, ma'am, hindi pa kayo nakakapag-ayos. Sabi mo lang yan. I was born ready. Ma'am! Sabi ni Ma'am Emily, bantayan ko daw po kayo. Basta, ah. If there's a will, there's a way. Hindi pwede mo makuha wala. Lagot kay Ma'am Emily. Pag nalaman niya umalis po kayo, hindi kayo makakalabas, ma'am. Kuhay! Naku! Masyado ka maingay. Eh, ma'am, hindi nga ako masyadong sasalita eh. Aalis diyan ako. Lang kayo, ma'am. Ha? Anong babantayan? Hindi. Ano sinasabi ni Emily, ah? Babantayan! Magpahinga po! Walang bantay! Wala namang bata dito! Hindi ako pasit para bantayan mo, no? Ay, ma'am, di ba po baby face po kayo? Oo! Nagbabalis ka dyan! Ay, hindi po! Aalis ako! Pwede ba? Apo! Kala mo makakatakas ka, ma'am! Hoy! Hindi ko kabayo! Ma, madaling araw ka na umuwi kanina. Tapos maaga pa lang umalis ka na naman. Eh, nag-breakfast kasi kami ni Gordon. Ma, alas 8 na ng gabi. Saan ba kayo nag-breakfast? Sa Zamboanga? Eh kasi, napasarap yung kwentuhan namin. Tapos ang dami namin ginawa ni Gordo. Parang ayokong malaman. Nag-bungee jumping kami. Kung ano dyan. Bungee jumping, ma? Hiking, tapos bungee jumping. Tapos hindi pa nga kami nakaabot sa zipline. Pero next time na lang. Tapos plano din namin mag-skydiving, paragliding, spelunking. Ma, teka. Ma, ipapaalala ko lang ha. 60 years old ka na. Hindi ka na bata. Eh, bakit ba? Ito kasi yung mga hindi ko naman nagawa ng bata pa ako eh. Kailan ko gagawin yun? Pag deads na ako, ganon. Maano yan? Tato. Nag-matching tato kami ni Gordon. Da. Tapatin mo nga ako. Ano mo ba yung si Gordon, ha? We're just friends. Ha, kaya... Special friends. Ah, okay. Kaya binilhan mo siya ng motor. Ha? Ma, dumating tong credit card bills mo kanina. Pinakialaman mo! Ma, kalahating milyon! Kung ano-anong airfare, mga resorts, mga hotels, mga kainan, kung saan-saan restaurants. Gusto ko lang namang makapunta sa mga iba't ibang tanawin eh. Masama ba yun? Ma, ikaw ba yung nagbabayad ng pamasahe at accommodations ng lahat ng kasama mo? Ma, mabalik tayo dyan sa motor ha. May chinarge dyan na motor na binili ka. Pero wala akong nakikitang motor dyan sa garahe natin. Wala ba? Ma, tapatin mo nga ako. Binilhan mo ba yung Gordon na yan ang motor? Ma, mula ngayon, bawal ka nang lumabas, ha? Huh? Dito ka na lang sa bahay. Ha? Huh? Kukunin ko yung cellphone mo.
yung wallet mo, yung credit cards mo. Si Donalyn yung magbabantay sa'yo. You are grounded. Pumasok ka na dun sa kwarto mo, ma. Bossing, tama lang naman yung ginawa ko, di ba? Hoy, tama lang yan. Eh, dapat nga sinasaway bago mapahamak. Pero alam mo, nanay mo pa rin si Miss La Arnie. Hindi mo siya dapat pinapagalitan. Hindi naman pinapagalitan. Eh, pinagsasabihan lang. At saka darling, tama ba yun? Confiscated ang phone. Tapos grounded si Miss La Arnie. Aba, parang nabaliktad na yata ang sitwasyon. Eh, kasi nga, isip bata, kilos bata. Eh, kailangan nga saway na habang maaga. Don't go away, we'll be back. I am Daddy, Mommy, and Baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing, and Daddy. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing, and Daddy. Talaga, ganyan kaganda. Hindi ko kasi matawagan sila Arnie, kaya nagpunta na ako dito. Grounded po siya, Tita Sheila, eh. Hinahanap din kasi siya ni Gordon, eh. Pakisabi po kay Gordon, ibalik niya po muna yung motor na binili ng mama ko para sa akin. Eh, iha, may plano kasi kami nila Arnie. Miaatinan kami concert ngayon. Ay, naku, sorry, Tita Sheila, ha. Hindi po talaga pwedeng lumabas si mama. Nak! Ay! Ah! Nak, payagan mo na ako, ha? Kasi matagal na rin namin nabili yung ticket ng concert, eh. Sayang naman, mahal yun. Ay, sino ba yung magko-concert na yan? Yung paborito naming rock band nung bata pa kami. Buhay pa sila, man! Oo naman! Naku, once in a lifetime lang yun, reunion concert nila. Kaya, payagan mo na ako. Pagkatapos naman ng concert, uwi agad ako, eh. Tsaka kasama ko naman yung Tita Sheila mo, eh. Ayun na. Ayun na nga, May. Simula nang makasama mo yan, aba, eh, kung saan-saang lugar ka na nagpupunta, kung ano-anong bagay ang pinaggagawa mo, eh, bad influence sa'yo yan, eh. Dito ako, ha. Naririnig ko kayo. It hurts. Ay, sinasadya ko po talagang marinig nyo. Sige na, Emily. Pauwi agad ako, promise. Sige na. Sige na. Sige, Ma. Pero, papayagan ko kayong pumunta dun sa concert na yun, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Dapat, nandito na kayo sa bahay bago mag-alas 12. Ay, may curfew! Pangalawa, dapat kasama nyo si Donalyn sa concert. Ay, may chaperone! Ay, ayaw nyo! Ay, hindi, sige. Kahit may curfew, may chaperone, okay na. Halika, ay, Donalyn! Oy, ma! Sumama ka sa concert, samahan mo yung mga yun. Concert! Oh, samahan mo! Pasahin mo ko, ma! Bilisan mo! Ma! Saan ba po yung concert? Ay, hindi ko! Sige lang! Basta sumahan ko na ang layo niya ng gayo! The subscriber cannot be reached.
Hello, Donalyn. Oh, pauwi na ba kayo? Kanina ko pa tinatawagan si Mama. Asan si Mama? Hala! Ano nangyari kay Miss La Arnie? Ay, parang galing sa digmaan ah. Hello po. Ay po. Aray. Dahan. Ow! Aray! Teka, Donalyn. Aray. Hawak ko po dito, ma'am. Slowly, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Chile-check ko kasi baka may mga naiwan po sa mga nakakalat. Upo na. Tama na. Upo na. Ma, ano ba kasi talagang nangyari? Kasi nga, nung lumabas na yung idol namin, nagkagulo ni mga tao! Ay ma'am, bodies lang po yata ang tawag doon, yung nagbabanggaan yung mga katawan. Ano po, nagkagulo sa concert. Nagsisigawan yung mga tao, ang gulo! Tapos, pinagpasapasahan nila yung mga tao, binuwat-buwat, pasap-pasa, ganun. Yan, kasama po si ma'am sa pino at ang binato. What? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ayun, tapos, di ba, yung mga tao, ganun nangyari, di ba? Yung concert ka, di ba? Saya-sayahan, talun-talunan, di ba? Tapos ang nangyari na nga, ang ingay, nagsigaw-sigawan! Di ba, nagbatuhan sila, binato nila yung mga mineral water, tapos binato din nila yung mga upuan! Tapos ang dami pala ng mga binabato-bato nila! Tapos ang gulo! Para silang mga uhod ng mga binuburan ng mga anang asin! Grabe talaga, para mga walang modo! Mga chip! Ay, nako, talaga nakakainis! Ma'am! Wag kasi kayo masyadong kumilos, ma'am! Aray! Nako, kasalanan to ni Sheila! Dahil sa kanya, napahamak ako kaya, alam mo anak, ang gagawin ko, hinding-hindi na ako sasama sa babae yun. Hinding-hindi na rin ako dito lalabas ng bahay. Promise na, promise. Dito lang ako. Good girl ako. Buti nga sa'yo. Hoy, grabe kayong dalawa. Nasaktan na nga yung tao. That's not good. Kasi naman tigas kasi ng ulo. Ma, okay lang naman kasi ang lumabas. Diba, sabi mo nga, ang dami mong bagay na mga hindi nagawa noon kasi ang aga mong nag-asawa at naging ina. Hindi naman masama na subukan mo yan lahat ngayon at i-enjoy yung bumawi, ganyan. Pero naman, ma, piliin mo naman kasi mga activities na gagawin nyo, piliin nyo yung mga lugar na pupuntahan nyo, at sana pipiliin mo yung mga taong makakasama mo. Mak, pasensya ko na, ha? Kasi nung namatay yung papa mo, siyempre nalungkot ako. Tapos, itong si Sheila, siyempre Apple, diba? Siya yung unang kaibigan na lumapit sa akin. Tapos nagpa-feel sa akin na hindi ako nag-iisa. Iyon, kaya lagi kong siyang kasama. Ganun lang naman yun, diba? Sorry naman. Sorry, ma. Kasi alam ko naman na dapat kami ni na ate at kuya yung gumagawa nun, diba? Pero naging busy rin kami sa mga kanya-kanya naming buhay. Hindi na namin naisip na napapabayaan ka na pala namin. Ayan, buti naman at in-acknowledge mo na may pagkukulang din kayo. Pero ito na nga, ma, babawi na ako sa'yo. I-make sure ko na maglalaan ako ng oras kasama ka para lumabas tayo, mag-travel, mag-beach. Talaga? Sorry na, ma. Kailangan pong mapahamak ng mama mo para matigil yung pagmumurang kamyas niya.
Ay, nako, darling, hindi naman natin masisisi si Mrs. Laarnie. Di ba, sabi niya nga, nagluluksa siya. Siyempre, she's longing dun sa namatay niyang asawa. Eh, naghanap lang siya ng paraan para hindi maging malungkot. Kumbaga, outlet. Naghanap siya ng outlet. Eh, yun nga lang, parang hindi maganda yung nakipili niyang paraan. Parang napahamak pa siya. Ang mahalaga ngayon, eh, nagkaisa sila ng anak niya. Yes, bossing. Naiintindihan ko na po ngayon kung bakit nagkaganon si Mama. Para naman sa'yo, Emily, at sa mga anak na merong magulang na katulad ni Mrs. Laarnie, eh, may konting payo ako para sa inyo. Hmm. Kapag gusto niyo kausapin ng nanay niyo, kausapin niyo ng mahinahon. Huwag kayong magagalit. Huwag niyo papagalitan ng mga magulang niyo. Kasi alam niyo, yung mga magulang na nagkakaedad, medyo tumatanda, eh, nagiging madamdamin niya, nagiging sensitive, madaling magtampo, madaling magdamdam. Takatingin ka sa akin. Eh, baka relate ka eh. Kaya dapat, ano lang, relax lang kayo pag nakikipag-usap kayo, i-explain nyo ng mabuti. Noted po. Tatawagan ko na rin po yung mga kapatid ko. Magsiset kami ng family outing para kami na mismo yung kasama ni Mama na mag-travel at lumabas. Eh, di... Nak, bibili na ako ng bagong bikini. Ma, Baguio yung pupuntahan natin. Kailangan mong bumili doon ng mga panlamig, no? Tamang talaga. What about me? Don't forget that. Of course. Boss Leng, natutunan ko na kailangan palagi kaming available para kay Mama. Para lagi siyang may kasama at hindi niya na-feel na lonely siya. Thank you na. Love you, Ma. Love you, Toro, Ma. Ano, masakit ba? Oh, ito, masakit ba? Joke lang, Ma! Sa mga viewers namin, sana may natutunan kayo sa kwento ni Emily at ni Laarnie. Sa mga, kung may problema kayo sa mga magulang nyo o sa mga anak ninyo, nang mabuti, kausapin ninyo. Tanungin nyo kung anong kailangan, kung ano pwedeng gawin, at maghanap ng paraan para maibigay ito at masolusyonan ang problema nila. Sa mga anak naman na hindi kasama yung magulang nila sa bahay, eh, always find time for them. Bisitahin niyo sila. O kaya kung hindi niyo naman mabisita, eh tawagan niyo. Palagi niyo kamustahin. Alam niyo, ma-appreciate nila kapag bigyan niyo sila ng extra attention. Sa mga viewers natin na sinasamahan kami linggo-linggo dito sa aming tahanan, maraming salamat. Kita-kits tayo ulit! At laging tandaan, do what is right. Do what is good. Be kind to yourself and to others. Well, both I and Sally. Yay! Inubos mo lines namin, ha? Pag-ibig pa. Oh, no money. Huwag mag-alala.
Boss Ling and Tally. Payong Daddy, Mommy and Baby. Kaya't relax ka lang. Love, Boss Ling and Tally. Love, Boss Ling and Tally. Payong Daddy, Mommy and Baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Boss Ling and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Boss Ling and Tally. Morning, darling. Oh, wow. Ha, aga, parang mairita ulo natin, ha. Aga, 9:30 na po. Ha? Huh? 9:30 na. Tanghali na pala. Halika, almusal tayo. Diba, nangako ka kagabi na ikaw ang magluluto ng breakfast? Hmm? Oo. Oh. Oo nga, eh, sandali lang naman ito. Bilis lang naman magprito eh. Ano ba? Late na? 7 a.m. tayo nagbe-breakfast? Isa pa, nalipasan na kami ng gutom, kakahintay. Nakatulog na kayong bata, oh. Eh, ba't di mo ang ginising? Anong hindi? Tulog, mantika ka lang talaga. Hmm. Okay, sige, sige. At, order na lang tayo, okay? Order na naman. Wow. Good morning. Good morning, Tally. Good morning, Daddy. Oh, nagkakain tayo. Gutom ka na ba? I want story time. You want story time? Okay. Story time muna tayo bago tayo mag-breakfast. Pipili lang si Daddy ng letter, okay? Opo. So. Anto ka ba? No, I'm just dying. I'm not sleeping. I just wake up from my sleep. Okay. Dami sinabi, tanong ko pa kasi. Oo nga eh. Ito, Dear Ate Charing. Teka. Teka. parang naligaw to ah. Pili tayo iba. Ito, parang medyo na iba oh. Oh. Teka lang. Yan. Teka lang, basahin natin to. Let's see what's inside the letter. Yes. Okay. Dear Boss Ling, noong March ko pa po na isulat ang letter na ito, pero noong isang araw ko lang naalalang ipadala. Inaamag na po ba? Okay pa naman. Ako nga po pala si Joven Di Mahanap. Isa po akong production assistant. Uy! Production assistant, PA. Ah, parang alam ko na pakay niyan. Don't worry, Boss Ling. Hindi po ako mag-a-apply sa show niyo. Ay, mabuti naman. Sige, tuloy. Kahit po PA lang ako, masikat po ako sa artista. Dahil palagi po akong... Late ka na naman, Joven! Ito na po ako, Miss Kendra. Ready na po ako. Okay. 2 strikes ka na sa akin, ha? 2 strike lang naman po eh. Huwag mo kayong magalit. Bakit hindi ako magagalit, ha? Nasa'yo lahat ng scripts na kailangan ko ngayon! Ano in-expect mo, ha? Mag-improvise sa mga actors? Marami naman po yata kayo nakunan, di ba? Siyempre! Alam ka namang nakatunga nga kami habang hinihintay ka! Oh, ayun naman po pala eh. Huwag mo kayong magalit. Relax, ha? Dahil dyan, may dala akong pasalubong. Coffee! Pampagising. Oh, masisira ang ganda. 50% lang ba ang sugar nito? Yes. At mayroon pang isa. May dala rin akong pangsit. Oh, pansit. Yan. Pampahaba ng buhay. Yan naman ang gusto ko sa'yo. Napaka-thoughtful mo. Teka. Paano ka nakabili ng pansit? Ha? Alam mo na ang like ka? Hindi pa po kasi ako nag-aalmusal. Alam ka naman pumunta ako dito ng gutom. Eh, hindi ko po kaya hey! Ba? Ang dami mong excuse! Akin ang script. Script? Script. Anong script po? Yung script na pinasirox ko sa'yo kagabi! Wait lang. Anong wait lang? Kasi akin na nga! Huwag niyo naman ako i-pressure. Petra, nasa daily script ka? Bilisan mo na akin na nga! Ikaw!
Naligo na ako, ha? Ayoko masabon ni Derek. Ezra, kaya ba today? Ay, tawag ka na, Derek. Yan na. Hey! Akin na nga! Bilisan mo! Miss Kendra, naiwan ko po sa coffee shop. Kendra! Yes, Derek, wait lang. Hoy! Siguraduhin mo na ubusin mo yung pansit na yan dahil iikli ang buhay mo sa akin. Kendra! Yes, Derek! Coming! Ang kaibigan ko pong si Samantha ang nagbigay sa akin ng racket na to. 2 years pa lang kasi akong PA, Boss Leng. Kaya nag-a-adjust pa ako. Ganun naman po kapag bago sa work, di ba? Ano na, Jubin? Nasaan ka na? Asan ka nga? Ito ka na, ito. Kanina ka pa ito ng ito. Ayoko! Napaka-clumsy mo! Ano pizza na? Si Miss Kendra, hinanap na ako. Ay, ngayon hindi si Miss Kendra yung naghahanap sa'yo, si Derek. Teka nga! Sabi, ikaw, ano ba namang amoy mo yan? Naligo ka ba? Lagnat kasi ako kanina, kaya natutmas lang ako. Lagnat? Oo. Weh, huwag ako. Galing kang party, no? Shhh, ano ba? Sabi ko na, doon ka nga. Ito nga, hindi ko may kabit. So, nandito na pala ang most punctual nating PA. Yes, Derek. Hello po. Anong oras ang call time natin? 8 a.m. po. Anong oras na? 11 a.m. po. So, ilang oras kang late? Three hours. 3 hours lang po. Wow! 3 hours lang! So, bakit ka late? Ah, kasi direk kanina, sa EDSA ako dumaan eh. Eh, alam niyo naman, usad pa gong. Grabe yung ganyan traffic. Ang hirap eh, lagi. EDSA talaga. Joben, my dear. 2 dekada na ako sa industriya. Nanalo na ako ng FAMAS. Urian, Golden Eagle, at anak TV Seal. Kaya hindi mo na ako mapapaikot dyan sa mga alibay mong yan! Samantha, ikaw ba ang nag-refer sa PA na yan? Po? Ikaw ba ang nag-refer sa PA na yan? Hindi po! Hindi po! Hindi po! Ito po! Opo, Derek, opo. Pero magaling naman po si Joben, Derek. Sige. Hindi ako magagalit. Patingin na lang mga costume natin. Ay! Okay, Derek, ito po. Ah, wait, tingnan niyo po, Derek. Ayan po. Ayan po ang mga costumes natin ngayon, Derek. Hiniram ko po po yun sa mga folk dancers. Gusto ko yung totoong vintage, ha? Ang eksena natin ngayon, 1970s. Ha? Kailangang ma-achieve natin yung vintage look. Vintage look po, Derek? Eh, paano po, Derek, yung mga dinala ko pong mga costumes galing po sa mga traditional costumes ng mga taga Mindanao? Nagpagawa pa nga po kami ng binta sa mga artist. Anong binta? Anong gagawin ko doon sa mga costume na pangbuwan ng wika? Kendra! Yes, Derek! Kendra, di ba sabi ko sa'yo, ang kailangan ko today, vintage costume. Yes, Derek! Job, di ba sinabi ko sa'yo vintage yung costume ngayong araw? Sam, di ba tinaksita na vintage costume ang kailangan today? Ha? Eh, ang tinext mo sa akin, tignan mo. Oh, magdala ng binta, gegege, plus costumes. Ikaw nagtext sa akin na din. Ano ba yung text ko sa'yo? Naku! Late ka na nga! Ha? Mali-mali pa yung text mo! Kendra, ilayo mo sa akin itong mga tao. Direk. Inhale! Yes, Direk! Ilayo mo sila, sabi! Ilayo na! Pagkakayo! Out! Masayin mo si Direk! Masayin mo! Dali! Direk! May chance pa kayang magbago si Joven? Abangan! I am Daddy, Mommy, and Baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing, and Daddy. Swing ay bakit nga pa palit-lit na mga PA ngayon? Dati hindi pwede yung ganyan eh. Ako sigurado ako si Bakyan si Joven. Alam mo, baka hindi lang siya morning person. Baka paggabi naman yung call time, hindi siya late. Ay, mapaumaga, mapagabi, doesn't matter. Dapat aware siya doon sa napagkasunduang oras, yung tamang oras.
Eh, hindi. Excuse yung nalilate talaga eh. Alam mo, may dahilan naman si Joven. Traffic kaya sa EDSA, darling. Niwala ka naman. Baka naman nagparty lang niya, kaya hindi nagising na maaga, di ba no? Wala ba siyang karapatan na mag-unwind paminsan-minsan? Eh, wala namang pumipigil sa kanya magliwaliw. Pero dapat, huwag niyo kakalimutan yung responsibilidad niya dahil nag-enjoy siya. Eh, bakit ba parang ang init ng dugo mo kay Joven? Inaano ka ba niya? Eh, bakit ikaw, kinakampihan mo si Joven? Eh, samantalang kanina, nung malate ako ng gising, galit ka. Eh, iba naman yun. Hindi ko siya asawa. Oh, sure. Ang sabihin mo... Mami! Mandalay! Read na po! Oo, read na raw. Read na raw. Lalo mo sinabi kasi. Ito na, ito na. Oh, read na, read na. Don't get me wrong po, Boss Ling. Mahal ko naman po ang trabaho ko. Mahal ko rin po ang mga nakakasama ko sa work. Hirap lang po talaga akong i-manage ang oras ko. Ayusin mo na yung buhay mo, Joven. FYI, real world na po tayo. Pakiayos yung kastura nyo, pakiayos yung buhay nyo, pakiayos yung body clock mo. Ay naman ako magtrabaho ah. Problema kasi dyan kay Direk, tsaka kay Miss Kendra. Puro na lang late ang napapansin sa akin. Eh paano hindi ka kasi mapapansin? Lahat na nandito. Staff, crew, artista, lahat kami nandito, ikaw na lang wala. Producer ka. Eh, teka nga muna, bakit patay chika ng chika? Di ba dapat nagtatrabaho tayo? Magtrabaho ka, huy! Oo nga pala, ito na! Sino mo na yung tatawagan mo? Si Ojo Man. Hello? Kay Donald? Tuloy po yung shooting natin bukas, ha? Sinabi ko na po sa inyo yung location at saka yung oras, ha? At saka magdala na rin po pala kayo ng pagkain, pack lunch lang po tayo, alam mo na, konti lang yung budget. Sige po ha, okay po, bye-bye. Okay na, service, tawagan mo na. Ito pa ulit, ito nga pala. Hello, Kuya Pong, dating gawin po tayo ha. Ilan nga yung kasya sa van mo? 12, 12 lang? Di ba pwedeng gawin natin 20? Kung di magkasya sa bubong, pwede naman yun. Kasado mo natin to, para gora na, ha? Sige na, 20, kasya na yan. Sige na, bye-bye. Okay ka na. Artista mo, nabigyan mo na ng call time. Oo nga pala, may tatawagan nga pala. Hello? Hello? Hello. Hello po, Miss Pauline. Opo, remind ko lang po kayo for shooting natin tomorrow. Tuloy po yun, ha? At maghapon po yun. Okay po ba kayo? Ha? May shoot ako bukas? Yes po. Magkausap po tayo kahapon. Sigurado ka? Naku, meron kasi akong prior commitment bukas. Hindi ako pwede. Pasensya na. Ganun po ba? Sige po, next time na lang po. Teka, sino nga ulit to? Si Joven po. As in, Joven di mahanap? Yes po. Grabe. Kilala niyo po ako? Kasi binabasa namin ni Darling ko yung sulat mo ngayon. Darling, si Joven. Ang ganda ng kwento ko, di ba? Joven. Hello? Bossing to. Pwede ba kitang kutusan? Darling? Para sa mga pinaggagawa mong kabulastugan. Bossing. Huwag mo naman akong pagalitan. Basahin mo muna yung kwento ko. Ayokong i-spoil ka ha? Sige na po. Bye-bye! Sa'yo kausap mo? Wala. Starlet. Hindi sikat. Never mind. Sure ka? Para masigurado ko na hindi ako masusobrahan sa tulog at hindi ako malilate, humanap ako ng solusyon, Boss Ling. Effective naman. Pero... late ko na na-realize na masama ang kahit na anong sobra. Woo! Let's do this! Come on! Yeah! Inubos mo talaga yung isang thermos? Sam, kailangan ko to! Kailangan ko yung itong araw na to, kailangan ko mag-survive. Yes! Bahala ka. Pag ikaw nagpalpitit, bahala ka sa buhay mo, ah. Aba! Yeah. Joven! Ikaw
ba yan? Yes, Miss Kendra, reporting for duty. Good morning. Mabuti naman, ha? O sige, mabuti pa. Tawagin mo na yung ko. Ah! Everyone! Come on! Come on! Roll call tayo, guys, everyone! Pagpila ko na lima, ha? Company call! 5, 4, 3, 2, 1! Dapat andito na, wala ka na. Focus, ha? Focus! Oh, kompleto na ba? Yan, ma'am! Okay na, okay! Taas ng energy mo, ha, Joven? Kendra, excited! Excited ako! Diba? Samantha, yes. Okay na ba yung wardrobe? Apo, na ayos ko na! Leave it to me! Andito! Wow! Baba, mga sigasahan! Mabigat! Samantha, ano bang nakain itong kaibigan mo? Abang malay ko po, nasobrahan yata sa kape. Yes, meron pa pong kailangan. Hoy! Sumalma ka nga! Kalmado ako! Sino bang hindi kalmado? Hindi naman tayo mag-grind? Yes, Rick! Tanghali na, come on! Oh, double time! Oh. On the set! Purahirig tayo, purahirig! Joven? Yes, Rick! Wala ko yuto sa'yo. Yes. Congratulate lang kita. Keep it up, ha? Okay, Rick! Okay na okay! Okay, let's do this! Ha? Ah, quiet on the set! Oh, alam niyo na, ha? Camera! Action! Oh, quiet on the set now, ha? Ayoko may naririnig, ha? Hoy, ikaw, humingi ka, humingi ka! Cut! Joven, ano ginagawa mo? Direk! Sinasaway ko lang, mga maingay! Chill ka lang, Joven, okay? Okay. Okay, let's do it again! Quiet on the set! Camera! Action! Sam! Ano ba nagtitik quiet on the set daw? Nagkakamot kay... Sino yung huminga? Direk ko yun! Ikaw narinig ko yung hinga mo! Cut! Joven! Can you please shut your mouth? Easy 1, 2, 3 Love, Bossing and Darling. Kawawa naman si Joven, darling. Alam mo, pakiramdam ko kahit anong gawin niya, hindi siya ma-appreciate talaga ng mga katrabaho niya. Eh, sino ba naman ang matinong tao ang lalaklak ng isang termos na kape? Ano ka ba? Eh, ganun talaga yung ginawa niya yun dahil dedicated siya sa trabaho niya. Gusto niyang ipakita na may commitment siya. Eh, hindi naman dapat sa ganung paraan. Nakaka-perwiso pa nga yun si Joven eh. Darling, in fairness ha, parang katunog mo na si Direk tsaka si Kendra kung magsalita. Dahil naintindihan ko yung frustration nila. Mabait pa nga sila eh. Hindi nga sinisante si Joven. Sa tingin mo ba, mawawalan siya ng worth? Sigurado yan. Naku, huwag naman sana. Gusto mo, contest tayo. Ako, si Sante yan, si Joven. O sige, ako no to si Sante. Joven, ha? I believe in you. Oh, ano premyo? Oh, 3 piti. Sa ilong. Okay, deal. Deal. Boss Ling, proud ako sa sarili ko nung araw na yon. Kahit halos ma-overdose ako sa kape, at least, naipakita ko sa kanila na kaya ko. Yun nga lang. Kendra? Yes, Direk. Nasaan ang mga artista? Joven, asan yung mga artista? Po? Nasa si Joven? Ay, hindi ko rin po alam nasa si Joven. Joven! Nasaan ba si Joven? Samantha, bakit ka nakatunga nga dyan? Eh, hindi ko pa po alam kung sino pong bibihisan, Direk. Eh, alamin mo! Oo nga po, sabi ko nga po. Nasaan ba si Joven? Hindi ko nga po alam. Joven! Nasaan ba si Joven? Joven! Teka lang po, nandito lang po kanina eh. Tingnan ko po sa taas. Wait lang po. Joven! Saan mo Joven? Joven! Tihira! Joven! Wala. Joven! Joven eh! Joven! Joven eh! Hindi naman ako na-inform na nap time pala. Hoy, Joven!
Kahit na, Shed. Joven! Uy! Umising ka nga! Ay, kay Miss Kerla yung utros yan. Tata na mga pagod. Joven! Joven! Joven, kumising ka na dyan! Andiyan na sila direct! Joven! Joven! Hindi na akong mangusay yung direct. Uy! Ah, ganon! Samantha! Ay, Derek! Ba't naman yun yung patulan? Tulog naman po, Derek. Sabi ko, alis dyan! Derek, please naman po, Derek. Huwag na po, Derek. Parang awan nyo na po. Ay! 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 Boss Leng, after po nung insidente yun, sinikap ko pong makabawi. Dahil malayong apartment ko sa next location, doon na ako natulog nung gabi before the shoot. You did it, Joven. You did it. You did it. May tulog ng 30 minutes. Nasa location ng maga. Okay, pasok. Good job, Joven. Good job. Hello? Hello, Samantha! Good morning! Joven! Good mood! Gising ka na, himala! Nasaan ka na? Ano ka ba? Andito na ako sa location! Hello? Wow! Talaga ba? Malapit na kami. Okay. See you! Lumipas ang 30 minuto. Hindi pa rin sila dumadating, Boss Leng. Hello, Samantha. Oh, akala mo malapit na kayo. Hello, guys. Focus naman. Malapit na rin naman kami. May tao na ba dyan? Wala pa nga Oh, mga 5 minutes. Nandyan na kami, promise. Okay. Lumipas pa ang 10 minuto. Hindi pa rin sila dumadating, Boss Leng. Ay, Joven. Maaga ka ngayon. Dapat umidlip ka muna. Napaka-unprofessional. May mga ganyang tao. Unprofessional. Late. Ay. Nasaan ka ba? Hello, miss. Andito na po sa location. Kayo ang nasaan? Andito sa location. Nasaan ka ba? Nasa CR ka ba? CR? Wala. Andito sa puno. Ano puno? Puno, sa ano? Domings Bulalo. Bulalo? Nasaan ka ba? Sa Tagaytay po. Ay, di ba dito location natin? Tanay! Ang location, Tanay, hindi Tagaytay. Joven! Hello? Si Direk to. Yes, Direk. Oh. Nasaan ka? Just give me 5 minutes. Aray. Tanay, Tagaytay, patay. Ay, what's my daddy will win? Of course. Ama nga. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tani. Oh, sino may birthday? May regalo ka atang binabalot. Kanina yan? Ah, kay Joven to. Ibibigay ko sa kanya. Ha? Ano nga yan? Pakita ko sa'yo. Tiring! Alarm clock? Eh di ba nga sabi ni Joven, wa effect sa kanya yung alarm clock? Malakas to. Maniwala ka sa akin. Try natin ha. Grabe naman yan. Eh, pati kapitbahay natin, magigising sa lakas niyan eh. Eh, ang importante, magising si Joven at hindi siya malit. Teka nga, bakit ba abalang-abala ka dyan sa Joven na yan? Kaano-ano mo ba yan? Wala, gusto ko lang siyang suportahan. Kasi, alam mo na, para baka gumanda yung performance, kapag nakatulog ng maayos, maayos siya, makakapag-work siya ng maayos. Ganun. Support lang, support. Ayan, parang alam ko na kung bakit na full support ka kay Joven. Ha!
Ayaw mo lang siyang masisante at matatalo ka sa ating contest. Ha? Hindi ah! No! Sport lang! Oh, sige, mamaya mo na sikusuhin yan. Tuloy mo muna pagbabasa. At kasain ko lang itong mga daliri. Ito na. Boss Leng, unti-unti na po akong nawala ng pag-asa. Pakiramdam ko, wala akong future sa karir na napili ko. Wala rin naman akong ibang alam na trabaho. Ay. Pasalamat ka, reprimand ka lang. So dapat ko pa ipagpasalamat yun. Eh halos lamunin ako ng lupa sa pagsabon sa akin ng producer. Aba dapat lang mag-thank you ka, no? Buti nga may trabaho ka pa eh. Jobin, pwede ba ayusin mo na yung buhay mo, ha? Please! Pati ko mawawalan ng trabaho dahil sa'yo, eh! Sam, tao lang ako. Nagkakamali rin. Pwede naman kasing hindi ka magkamali. Pwede naman kasing hindi ka malit. Jobin, parang ngawin mo na. Ayusin mo na yung buhay mo. Kaya lang naman ako nag-i-enjoy sa trabaho kasi nandun ka! Ay, ay, ay! Bawal ma-fall! No. Ew. Please. Yuck. Chikita tayo. Ang akin lang naman kasi, pag hinayaan mo akong mag-isa dito, kawawa ako. Ako pagtutulungan nila. Ah, alam mo, Sam, tigilan mo ako sa kakadrama mo, ha? Mas mabuti pa, day off natin ngayon, i-celebrate lang natin minsan lang to. Dahil dyan, ano? May baon akong... Anak ko, bra, energy drink. Ayan ang gusto ko. Beko yan. Let's see. Tuloy kayo mo yan. Amin na, may baso ka ba dyan? Pero, ano ba? Ready ako pa ba? At least. Okay. Game. Ah! Uy, sige. Sina mo naman? Sirit pa lang, anak ko, bra na. Diba? Nanunuklaw agad eh. Yes. Thank you so much. Cheers! Nice. Grabe ka, nakopra sa mamon. Nice. Di ba? Jolly Jeff, di ba? Yeah. Grabe. Alam mo, ang sarap nito ka nakopra. Parang, alam mo yung nawala bigla yung pagod ko. Tapos parang pakiramdam ko, parang tapang-tapang ko. Paano yung tapang? Yung pili na kaya ko ipagtanggol sa sarili ko. Yung sa mga taong nagsasabing, PA lang ako. One day. Sige. Mark my word. Mm-hmm. Huyo silang lahat sa akin. Ay! Gusto ko yan! Huyo! Para dyan sa mga nagdi-disregard ng hard work natin! Yung feeling na kaya ko nang siguhin yung mga utos ng utos sa akin. Ay! Yung feeling na PA din nila ako kahit di naman. Yung mga grabe yung mga ganun eh. Nako! Napakadami kong kilalang ganyan. Yung kala mo, PA ka nila lahat. Hindi mo na trabaho. Yung utos pa rin sa'yo. Nako! Napakaraming ganyan! Yung mga yan, Sam, nanggigigil ako. Nanggigigil ako sa mga feeling perfect na isang mali mo lang. Nalilimutan lahat ng tamang ginawa mo, di ba? Ang sarap tirisin mo. Ay! Teka. Parang kilala ko yan eh. Itago na lang ba natin sa pangalang Direk? Si Direk! Si Miss Kendra yun! Ay, naku po! Sige, akala mo ang galing-galing. Ang sarap ipatuklaw kay anak ko, pre. Di ba? Ano yun, Jordan? Jose! Ay! Sino gusto mong ipatuklaw sa anak ko? Ano? Direk, cheers tayo, cheers! Siyempre, celebrate natin eh, day off natin eh. Para naman sa mga susunod mong award, Direk! Sige, galing! Bala ka dyan, di kita kilala. Di ba, Miss Kendra? Diba? Matapos ko pong mailusot ang pagkakaligaw ko sa Tagaytay, akala ko magiging mabait na sa akin ang universe. Pero iba po talaga magbiro ang tadhana, Boss Leng. Nung akala ko okay na ang lahat, bigla namang... Nasaan ba si Joben? Kendra, nasaan si Joben? Direk, pinapunta ko sa opisina eh, pero 2 hours ago pa po yun. Samantha! Po, Direk! Po! Nasaan si Joben? Si Joben po. Hindi ko rin po alam. Sinabihan ko kayong lahat, di ba? Nakiusap ako kahapon, di ba? Ngayon lang, ito ang pinaka-importanteng araw ng shoot natin! Direk! Hindi na po ako!
Saan ka ba nag-graduate, Joven? Sa Immaculate? Po, sa probinsya po ako nag-college. Pati ba naman sa pag-pick up ng joke? Late ka! Immaculate! Oo, oh, galing mo ito na lang. Ang galing naman pa. Ano naman? Excuse mo? Direk, actually, 30 minutes ago, dito na po kasi ako. Pinalipad ko na nga po yung taxi sinakyan ko from the office eh. Pagtigil namin, may nasalas ang aso! Kaya dinala ko sa bed. Eh, nakonsensya po kasi ako eh. Kaya, inintay ko na rin na maging stable para okay yung aso. Ayun po. Pero di ka nakonsensya? Sa amin na naghihintay dito sa'yo? Wala kang respeto sa oras namin. Wala kang respeto sa trabaho namin. Hindi dapat ang mga katulad mo sa industriya ng ito. Wala kang makakating. Linya ko yan, Kendra. Sorry, Direk. Wala kang mararating. Hanggang dyan ka na lang. Sam, tulungan mo naman ako. Ha? Direk! Kung mahal mo ang trabaho mo, isipin mo yung bibig mo. Direk, valid naman po excuse ko eh. Sawang-sawa na ako. Ben! Ubus na ang pasensya ko. Ha? Sinisira mo ang pelikula ko! Sinisira mo ang ulo ko! You are fired! Drake, huwag naman po, wala akong trabaho ko, Drake. Please lang, Drake. Huwag niyo ako, wala akong trabaho, Drake. Doon tayo, Drake, tulungan mo ako. Wala akong trabaho. Wala akong trabaho. Makikising na po ako, susunod na po ako. Lahat ako, sututos, chomi, bigo. Drake! Sabi? So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. Kinatawa-tawa mo dyan? Masaya lang ako dahil nanalo ako sa contest. Nasisante si Joven. So masaya ka pa na nawala ng trabaho yung tao? Eh, hindi naman si Joven ang pinagtatamanan ko. Ang pinagtatamanan ko, i-ready mo na yung ilong mo. Okay, dahil talo ka. Mahina lang ka. Oo, oh, hindi ka na ito. Okay. Mahina lang ka. Okay, gano'n. I love you. Sakit ah! Pero alam mo, dahil nag-I love you ka sa akin, kailangan kong sumagot. Huwag na, hindi na. Ayaw mo. Ayaw mo. Ha? Ayaw mo talaga? Ay, hindi, gusto ko naman. Sige, sagot ka na. Ganun. Ka dito. Ay, oh, hina lang yun, ha? Love you! Bakit may... Eh, syempre, I love you too. Pangit mong kabando. Yes! Ay, teka. Paano na kayo si Joven? Ay, sana matuto na siya dahil na si Sante. Oh, tuloy mo na yung pagbabasa. Ang sakit-sakit nang nangyari sa akin, Boss Ling. Pakiramdam ko, binagsakan ako ng langit at nilamon ng lupa. Pakiramdam ko, wala nang dahilan para magpatuloy pa. Boss Ling, paano ko po ba ayusin ang sarili ko? Uy! Mamiss ko pa. Uy! Chopin! Tumigil ka na nga ng kakaiyak mo. Wala namang mangyayari dyan. Sino mo magtitiwala sa akin ngayon yan? Ikaw nga, Joven, mag-usap nga tayong dalawa. Heart to heart talk. Nagigigil ako sa'yo eh. Ano talagang balak mo sa karir mo? Siyempre, gusto ko naman mag-level up. Hindi naman habang buhay eh, PA lang ako. Eh, yun naman pali. Eh, kung ngayon pa lang na PA pa lang yung position mo, pero sablay ka na, paano ka na? O, yun ang magagawa ko. Kung lagi may masamang nangyayari sa akin. Up! Let me stop you there, Mr. Joven Di Mahanap. Bossing? Miss Pauline? Anong ginagawa niyo dito? Eh, di ba humihingi ka ng payo? Opo, ay sakto. Baka may trabaho po kayo. Unemployed po ako eh. Unahin na muna natin yung payo.
Pag okay ka na, tsaka natin pag-usapan ng trabaho, okay? Nakita naman namin na wala kang problema sa dedication mo sa work. Parang kulang ka lang talaga sa focus at saka sa time management. Ano po bang dapat kong gawin? Subukan mo kayang gumamit ng planner para isusulat mo lahat yung mga gagawin mo doon para hindi mo nalilimutan. Ang hassle naman yan. Ay, kung ayaw mo ng hassle at ayaw mo umalis dyan sa comfort zone mo, hindi ka mag-grow. Lahat ng nagtagumpay sa karir nila, nagbigay ng effort, okay? At talagang tinatrabaho nila yung para madisiplina ang sarili. Sinusubukan ko naman po eh. Try harder, Joven. Alam mo, gumawa ka ng routine na maaga kang makakatulog, tapos yung tulog mo sapat lang. Sapat, para may energy ka the next day. Kayang-kaya mo yan. Alam mo, walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Ikaw din. Kami, mararating ba namin kung saan kami naroon ngayon dahil sa pasori-sori lang? Aba, hindi. Sabi mo nga, gusto mong mag-level up, i-level up mo ang sarili mo. Sige po, bossing, Miss Pauline. Susubukan ko pong sundin yung mga advice niyo po. Ay, huwag mo subukan lang. Gawin mo, panindigan mo. Kaya mo yan. Sige po. Joven. Yung kausap mo ba si Bossing tsaka si Pauline? Mismo. Hoy! Bakit hindi ka nahingi ng autograph? Tawagan mo ulit! Bossing! Pauline! Hello po! Pwede ako! Hello po! Tawagan mo ulit! Camera! Rolling direct. Action! Ay! Ay! Walang kuryan! Dali! Hi! Hello? Brown out, bro! Sadali na po. Gagawa po na pa-hand direct, ha? Sadali lang. Wala man lang bang nakaisip sa inyo na magdala ng generator? Mga baguhan ba kayo? Baka na lang magulat doon. Ayan na! Ayan na! Okay na! Balik ako lang! Ang bilis naman! Sino gumawa ng magic at bibigyan ko ng award? Direct si Joven po. Sino? Si Joven? Opo. Sure ka? Si Joven po. Hi, speaking. Miss Kendra. Di ba pinair na kita? Opo, Direk. Nabalitaan ko po kasi na may schedule ng brownout today. I'm sure di kayo na-inform. Kaya kumusa po ako na kumuha ng generator. Nagkusa ka? Opo. Alam ko na medyo mahirap paniwalaan. Pero sa ganitong paraan man lang, maipakita ko ho ang paghingi ko ng sorry sa lahat ng kapalpakan. So, bumabawi ka? Ganun na nga, Direk. Kung papayagan niyo ako, gusto kong patunayan na hindi lang ho ako hanggang dito. Nabagay ho ako sa trabaho ito. Hindi namin kailangan yung salita. Ang kailangan namin, gawa. Well, Miss Kendra, hindi ho ako nangangako na hindi ako magkakamali, pero sana tanggapin niyo pa rin po ako para kasama ko ho kayo sa pagbabagong buhay ko. Wow naman talaga, Joven. Support ako sa'yo dyan. And Rick, mabibigyan mo po ba ako for the 16 at 17 times na chance? Ilang chance ba nang bigay mo sa akin? Pang 18th template. Mali ako. Hindi ko na-compute yung ano. Ah, okay. Direk, will you give me another chance for the 19th time? Easy 1, 2, 3 Love, Bossing and Tali. Boss Leng, tama po kayo. Hindi ako mag-grow kung mananatili lang ako sa comfort zone ko. Kaya sinunod ko po ang mga payo nyo. Simula nang disiplinahin ko ang sarili ko, never na po ulit akong na-late sa trabaho. Hindi ko na rin po nalilimutan ang mga importanteng bagay na kailangan sa shoot. Okay. Monitorong artist. I-follow up ko po kayo, ha? Bonggang standby area nyo, ha? Ang linis! Ay. Ang organized! Yes, Direk. Maraming salamat po. Joven,
Miss Kendra, may problema po ba? Good job ka sa mga pinadeliver mong equipment, ha? Complete! At ang sarap naman nitong champurado. Thank you po, Miss Kendra. Jobin! Sa may problema ba sa wardrobe, please? Anong ba kailangan? Ano? Ano nga? Wala. Gusto ko lang mag-thank you. Kasi maayos yung listahan. O di, in fairness, wala kami nag-problema sa pag-prepare. Nice. O, di ba? Kaya naman pala eh. Salamat, Direk. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Salamat din sa pagpapasensya niyo sa mga outbursts ko, ha? Alam mo na kung ano-ano ang nagagawa sa atin ng pressure. Naintindihan po namin yun, Direk. Kaya magalala. Pero I sincerely thank you, ha? Kayo mga PA, bihira kayo mapasalamatan kung alam lang ng mga tao kung gaano kalaki ang contribution nyo sa mga shows at pelikula. Direk, napaiyak mo naman ako eh. Anong ganyan, ha? Joven, galingan mo lang. In a few years, sigurado kami, magkakaroon ka din ng sarili mong TV show or pelikula. Oh, diba? Yes! Hoy! Oo naman. Oo pa ba? No, enough na yung mga bulahan, ha? Magtrabaho na tayo. Yes, Rick, yes! Game! Boss Leng, maraming salamat. Hindi po pala kape ang gigising sa akin sa katotohanan. Kayo po pala. Kaya wish ko po one day, sana po ay makatrabaho namin kayo. Kami, makatrabaho namin kayo. And of course, lubos na gumagalang, Joven. Thank you! Thank you po! Ikaw, Mia. Tears of joy to. Kasi syempre proud ako kay Joven. Mabuti na lang. Natauhan siya habang may oras pa. Alam mo, bilib ako sa kanya. Hindi lahat ng tao kayang baguhin yung bad habits. Bad habits? Pero pinakita sa atin ni Joven na hindi imposibleng gawin yun. Nag-gets nyo ba? Walang ibang magtuturo ng disiplina sa sarili ninyo, kundi kayo mismo. At sa kahit ano pang industriya o trabaho, dapat pinapahalagahan natin ang respeto for time and effort. Joven! Salamat sa sulat, ha. Pasal ka lang dito sa amin at sama mo si Samantha. Picture-picture tayo. Autograph, kung uso pa. At saka pwede mo akong kunin sa mga iba mong show, Joven, ha? Wow. Diba? Free ako next week. I'll wait for your call. What's your problem? Mommy, Daddy, I'm hungry. Hungry. Hungry na, sorry. Naman eh, ito si Joven eh, daming sinakpe. Diba? Magluluto lang si Daddy, okay? Alright? Okay? Okay. Okay, so see you next week. At laging tandaan, do what is good. Do what is right. Be kind to yourself. And to others. Love, yeah. Boss Leng and Tally. Nauna ka pa. Love, Boss Leng and... Tally. Gutom na talaga. Gutom na. Kakain na tayo. Kakain na. Morning, darling. Not yet. Exaggerate. Papa! Maganda ka ba? Apo. Awad mo yun, Drek. Awad ka talaga. Sige, Papa. Sige, Papa. Abangan. Lubos na gumagalang. Joven. Aray, balik mo kami dito sa taping mo. Ay! Ay! Actually, na-predict ko mag-aeroplano sa City Group. Nice look up, kuya. May problema ba? Do not worry. Pamilya ba? O barkada? Pag-ibig ba? Oh, no money. Huwag mag-alala. Love, Boss Leng and
love, posting and tally. Love, posting and tally. Bye and daddy, mommy and baby. So easy, 1, 2, 3. Love, posting and tally. So easy, 1, 2, 3. Love, posting and tally. Wow, ang sipag naman ng baby ko. Cleaning the table. Wow. Very good. Yan. Yung sipag. Yan ang isang magandang asal na dapat bata pa lang sinisimulan na. Very good, Tali. O, Tali ha. Uy, listen. Paglaki mo, yung sipag at tsaka ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Naintindihan mo? Understand? Opo. Opo naman pala eh. Okay. Ah, darling, gusto mo magbasa ng sulat ngayon? Tinatamad ako. Eh, ano yung sinasabi mo tungkol sa pagiging masipag? Joke lang yun. Joke lang yung tinatamad ako. Story time! Oh, yes. Story time. Oh, Tali, ikaw magbasa kaya. You wanna read? Oh. It's so hard to read that. Oh, yeah, I know. Dear Bossing, Pauling, and Tali, ako po si Gardo Bantayan. Isa po akong gwardiya na nagjo-duty ng 12 hours. Minsan, sa araw ang shift ko. Minsan naman, night shift ako. Hindi ako yan, bossing. Si Victor yan. Si Victor, yung officer in charge namin. Senior ko siya. Ang sipag niya, no? Yan ang ginagawa niya araw-araw, gabi-gabi, ang magronda. Nasaan ka? At anong ginagawa mo? Habang nagroronda si Victor, nagpapahinga ako. Ganun daw dapat. Hindi pwedeng parehong magbabantay. Hindi pwedeng sabay na matutulog. Kailangan magsalita. Gardo! Gardo! Oo! Oh. Ako naman! Lumabas si Mrs. Flores ng Unit 2B. Ang sabi niya, babalik daw siya mamayang madaling araw. Abangan mo na lang. Sige, sige. Ako nang bahala, pre. Yung bumbida sa third floor, parang malapit ng mapundi. Maandap-andap na. Check mo na rin maya-maya. Baka tuluyan ang mamatay yun. Sige. Tulog ka na, pre. Ako nang bahala dito.
Guard? Guard? Guard! Guard! Buksan niyo to! Ano ba, guard? Papasukin niyo ako! Naiihi na ako, guard! Baka lumabaso, no? Mrs. Lawrence! Guard! Ano ba, papasukin niyo ako? Ay! Ang dali! Hoy, ano ba? Sigardo! Victor! Si Sigardo! Eh, kung alam ko kung nandito siya, hindi sana kanina pa ako nakapasok! Nasa kanina yung sushi! Kaya! Sandali! Sandali lang po! Ano ba? Bakit ang dali? Gardo! Nasa ka na ba, Gardo? I'm losing my mind! Ay! Ay! Teka! Ito na po! Gardo! Hindi ko na kaya! Bubuhatin niyo na ako bakit dito! Oh, no! Bisa mo! Ito na! Yung pantog ka! Ito na! Ayan na! Sa pantog ka! Ano ba naman kasi? Hindi ko na kaya! Hindi ko na talaga kaya! Mercy! Buksan mo ang pinto! Lalabas na! Saan ba galing? Di ba sabi ko sa'yo, abangan mo si Mrs. Flores? Umunda ako. Kakaronda ko lang eh. May narinig ako ingay sa likod eh. Tinignan ko. Mamaya, pasukin tayo. Nag-ingat lang. Oh, sige na. Tulog na pre. Sorry na. Ako nang bahala rito. Tina, nawala na yung antok ko. Tamad na, sinungaling pa. Nako, matinding kombinasyon yan. Gardo, umpisa pa lang ay parang pinapa-high blood mo na ako eh. Parang may makukutosan ako sa episode na to. Relax ka lang. Si Gardo kasi. Girl. Love. Easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. Bossing and Tally! Gardo, tinatanong ni Sir LJ ng Unit 4G kung anong oras daw umalis yung misis siya kahapon. Kapansin mo bang umalis? Hindi. Hindi ko maalala. Wala kasi dito sa logbook eh. Sinusulat mo ba kung anong oras umaalis at dumarating yung mga residente? Ah, nakakalimutan ko eh. Eh, sabay-sabay kasi dumadating yung mga delivery. Hindi ko na tuloy napapansin yung labas-pasok ng mga tao. Ay, Gardo, yan ang dapat na prioridad natin. Ang imonitor ang mga pumapasok at lumalabas. Simple lang naman ang gagawin mo eh. Susulat mo dito para may record tayo. Sige, pre. Susunod. Teka. Napansin mo ba kung gumagana pa yung bombilya sa third floor? Oh, gumagana pa. Kailan mo huling na-check? Kailan ko ni Romonda? Ilalagnat si Budoy. Wala tayong maintenance ngayon. Kaya kapag pundi doon yung ilaw, ikaw na magpalit. Sige. O siya, ikaw na muna bahala rito. Balik na lang ako mamaya. Ay, ito nga pala yung susi sa Unit 1J. Tumawag si Mr. Lim. May titingin daw para sa gustong rumenta. So, paano na lang muna?
Alam mo, yan. Pasa mo. Yun. Patay, bali. Depends. Nakalusot. Security. Guard? Si Ruth to, taga 3H. Yes, ma'am. Madilim kasi dito sa hallway, kundi dito yung isang ilaw. Yes, ma'am. Pwede yung papalitan? Naku, ma'am. Hindi po pumasok yung maintenance. Susunod na lang po pagbalik niya. Eh, di ba pwede kayo? Asa mo? Yan. Sige. Ay, naku, bakaw. Ano ba naman yan? Ngayon, depensa. Ayan, yan. Oh, ayan na. Oh, palusutin. Wag! Pas! Kuya. Oh. Excuse me. Ano, titignan ko sana yung, ano, yung unit for rent, yung kay Mr. Lim. Ay, wala si Mr. Lim. Ha? Eh, sabi niya iwan niya yung susi sa gwardiya. Bukas. Pagbalik niya, balik ka lang hapon. Eh kuya, paano yun? Live na pinanggalingan. Sige na. Kuya, paano ba yan? Line pinanggalingan ko. Bakit pupunta na ito? Ah, hindi mo naiintindihan, bukas bumalik ka na lang. Hindi ko ba tinuro na nanay tatay mo? Kulit mo ah. Sorry. Astorbo. Darling? Yes, darling? Kamot nga ng dyaryo. Yan. Ayaw. Pasalamat ka. Wala ako dyan. Kung hindi lang yan ang aabutin mo. Ba't pa kayo nagagalit sa akin? Wala naman akong ginagawa. Ayun nga, kaya nga akong galit dahil wala kang ginagawa. Gardo, kaya ka nandyan para magtrabaho, di ba? At kung tinatamad ka lang pala, eh dapat sana hindi ka nalang pumasok. Bossing, hindi ako tamad. Ayoko lang mapagod. Relax na lang. Amatin mo. Inaawat na kita. Relax. Inaawat, bro. Inaawat ka. Sige, paawat ako. Security. Card? Parating yung deliveries ko, groceries. Yes, ma'am. Pakiat-kiat na lang, please. Naku, ma'am. Hindi po pwede. Oh, bakit? Eh, dati naman, pumapahay kayong i-update yung mga delivery ko. Dati po yun. Ngayon po hindi na po pwede. Pasensya na po. Eh, sige po, bye-bye. Talo. Man, no? Dami kasing istorbo, eh. Nabatukan pa tuloy ako. Ma'am, guard po ako. Hindi po ako kakargador. Alam ko. Kaya nga ako nakikisuyo na baka pwede mo akong tulungan na iakyat yan sa unit ko. Bigat-bigat kasi hindi ko kaya. Hindi nga po ako pwede umalis sa pwesto ko. Pero bakit si Victor? Inaakyat niya naman yung mga groceries ko. Wala po si Victor eh. Nasaan ba kasi si Victor? Umalis po. Obviously. Pero saan siya nagpunta? Hindi ko po alam eh. Anong oras siya makakabalik? Hindi ko rin po alam. Nagtatagalan ba siya? Kung gusto niyo hintayin niyo na lang po siya, iwan niyo na lang yung grocery niyo dyan. Hindi pwede kasi may mga karni dyan na kailangan ko agad ilagay sa freezer. Hindi na ako makakapaghintay kay Victor. Eh kung ganun po, kayo na lang po ang magbuhat papunta sa unit niyo. Baka nga pwede mo akong tulungan. Nakikisuyo lang. Ma'am, paikot-ikot naman po tayo eh. Sabi ko na po hindi po pwede umalis sa pwesto ko. Sandali lang naman! O sige ma'am. Kapag dinala ko po yan at may pumasok na magnanakaw, sino po ang mapapagalitan? Ikaw o ako? Ikaw! Sino po ang masisisi at nasabihang nagpabaya sa trabaho? Ikaw o ako? Ikaw! Sino po ang mapapagalitan? Ikaw o ako? Ikaw! Sino po mawawalan ng trabaho? Ikaw o ako? Ikaw! Sino po ang magugutuman? Ikaw o ako? Ikaw!
Kapag nangyari yun, ma'am, sino po may kasalanan? Ikaw o ako? Ako? Ngayon, ma'am, sino po magdadala niyan at bubuhatin papunta sa unit niyo? Ikaw o ako? Ako. Good. Have a nice day, ma'am. Ma'am, daming mantika niya, ma'am. Hindi yan good for the health. Papasarap ata kain niyo eh. Yan, kailangan niyo yan. Exercise yan, ma'am. Okay ho yan. Pag binuhat nyo yan, ma'am, magbibuild kayo ng muscles. Op, ang likod, dapat legs muna. Yes, ma'am, tama po yan. Ganyan po, legs muna. Yes, boy. Okay. Sige, ma'am. Have a nice day, ma'am. Huwag kuya, Garcia. Oh, baby. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. Security. Guard! Yes, ma'am. Natapon kasi yung mantika dun sa hallway. Okay po, ma'am. Pakilinis naman. Ako, ma'am. Wala yung maintenance. Absent. Hindi ba pwedeng ikaw yung maglinis? Ma'am, guard po ako. Alam po, security guard ka at hindi ka janitor. At hindi rin po ako pwede umalis sa pwesto ko. Kasi nga, kailangan mo magbantay dyan. Very good. Fastliner kayo, ma'am, ha? O ganito, mahiram na lang ng mop, ako na mismo maglilinis. Okay, ma'am. Hoy, katukin mo ako sa unit ko, ha? Sure, ma'am. Bye! Eh, sino ba yung tamad? Yung inuutusan o yung maraming utos? Gardo, hindi kanya inuutusan. Nakikisuyo siya sa'yo. Kasalanan mo rin naman eh. Kung tinulungan mo siya kanina, ay na sana hindi nangyari yun. Pass is pass, bossing. Huwag na natin balikan. O, ano pa ang ginagawa mo dyan? Di ba nagpapakuha siya sa'yo ng map? Eh, hindi naman niya sinasabi ngayon na eh. Tsaka, delete na yung siesta time ko. Wow, sana all. May siesta time sa trabaho. Eh, ganun talaga, bossing. Kailangan magpahinga muna bago mapagod. Eh, kaso nga, hindi ka naman napapagod pa eh, dahil hindi ka naman nagtatrabaho. Oh, eh, paano na yung utos sa'yo ni Mrs. Flores? Hintayin na lang niya si Victor. Tsaka, bossing, may kasabihan nga, di ba? Kung kayang gawin ng iba, pagawa mo sa kanila. Nga? Roronda rin naman si Victor mamaya eh. Makikita rin niya yun. Oh, excuse me po, bossing. Boleng, eh, ako mo yung sisiesta muna. Nap time! Hoy! Ha? Ha? Pre! Eto na yung bumbilya. Ikabit mo na sa third floor. Ha? Pre, ikaw na please. Nahihilo ko sa matataas na lugar eh. Binivertigo ako. Ha? Pre, ikaw na. Tsaka, pasmado yung kamay ko. Mamaya hindi ko maikabit yung bumbilya. Malaglag pa yun. O kaya, makuryente ako. Ikaw na. Sige. Ako na. Mag-rondo na rin ako. Sige. Ay, Victor! Hmm. Ah, wala. Sige. Sige.
Alam ko may kailangan akong sabihin eh. May kailangan akong gawin. Ano nga ba yun? Alam ko na! Victor! Yung map! Dalin mo! Rapop! Easy 1, 2, 3. Love, washing and tanning. Bossing, dahil sa nangyari, na-injury si Victor. Oh, kawawa naman. At ilang araw siyang hindi makakapag-duty. Wala akong karelyebo. Wala akong kasama. Bad trip. I say, deserve. Darling, wala namang taong deserve na masaktan. Ah, hindi. Hindi yun. Ang sinasabi ko deserve ay deserve ni Gardo. Dahil ngayon, mag-isa na lang siya, wala siyang karelyebo. Ibig sabihin, magtatrabaho na siya dahil wala na siyang ibang aasahan. Teka, bossing. Ba't parang kasalanan ko? Eh, kaninong kasalanan? Sa mantika? Eh, si Mrs. Flores kasi. Hindi pa kasi nilinis yun eh. Eh, kung sinunod mo yung inutos ni Mrs. Flores agad-agad, eh di sana walang madudulas, walang mai-injure. Ay, ito naman kasi si Victor, hindi nag-iingat eh. Marami pa naman kailangan gawin ngayon. Ricardo, kamusta si Victor? Nakasiklib pa rin po, ma'am. Eh, wala pa rin si Budoy yung maintenance. May tangkaso pa rin po, ma'am. Siklib rin po. I have a favor kasi eh. Ma'am, hindi po yung parte ng trabaho ko. Ito naman, wala pa akong sinasabi eh. Ah, inuunahan ko lang po kayo kasi baka mamaya may pabitbit na naman po kayo kaya pailinis eh. I know. Alam ko, eh, hindi ka naman janitor, hindi ka rin kargador. Kaya wala akong ipapabuhat sa'yo, wala rin akong ipalilinis. At hindi rin po ko pwedeng umalis ng pwesto ko. Alam ko, kaya nga mamaya na after ng shift mo, may ipapaayos kasi ako eh. Ay, ma'am. Sige na, please. Babayaran ko. Alam ko naman hindi mo yung trabaho kasi nga security guard ka, di ba? Pero I'm willing to pay. Sige na, please. Okay na ba? Magkano? Bumili kasi ako ng second hand na washing machine. Kaso ayaw niyang gumana eh. Hindi ko rin maayos. Pero may kasama siyang manual. Wait lang. Ito ah. User's manual, double tub, model 2000. Ma'am, manual ba to o encyclopedia? Wala akong time basahin eh. At saka hindi rin ako marunong mag-ayos. Ano, kaya mo ba? Ma'am, mukhang mahirap to ha. Pero kakayanin ko, depende sa babayad niyo. 1,000. Ma'am naman, dagdagan naman. Kaya mo ba talaga? Eh, sabi niyo nasa manual na may instructions, di ba? Hmm, babasahin mo lang, tapos susundan mo lang yung mga sinasabi dyan sa manual. Kung may oras lang talaga ako at saka-tsaga, ako nagagawa nun. Trikyaw, gagana ka agad to. Sige, 3,000. Marunong ka ba talaga? Kasi kung hindi, papagawa ko na lang yan sa iba.
Ma'am, madali lang to. Kaya kong gawin to. Teka lang ha, silipin ko lang yung loob. Ma'am, mas mapapadali yung trabaho kung hindi niyo ako pinapanood. Kasi nakaka-pressure eh. Ganun ba? Sige, sige. Ikaw na bahala dyan. Ma'am, pagbalik nyo, gawa na to. Ay, aasahan ko yan. Okay. Okay. Uy, marunong ko ba talaga yan? Nakakagulat ha. Hindi mo tinanggihan yung utos sa'yo. Eh, bossing, sayang yung trikyaw eh. Ayun, pag may bayad, sinisipag. Kailangan ba talagang basahin to? Diyan, nakasulat kung anong kailangan mong gawin, kaya kailangan mong basahin yan. Kaya nga may manual eh, para may guide. Ang haba eh, tsaka ang kapal eh. Nakakatamad. Na! Eh, anong gagawin mo ngayon? Ano, bara-bara na lang? Kayang-kaya ko to, bossing. Ate, magagawa ko to. Yak-yaka, sandali lang. I say deserve. Darling? Ama, eh, hindi nagbasa ng manual eh. Deserve. Ay, Gardo. Tinamad ka kasing basahin ng manual. O, ayan, strike 2 ka na. Una, napahamak yung kasama mo. Ngayon naman, ikaw ang napuruhan. O, warning na sa'yo yan. Dapat matuto ka na. Dahil sa nangyari sa'yo, natuto ka na ba? Magbabago ka pa kaya, Manong Guard? Aba na! So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Tally. Dahil sa nangyari, Bossing, natuto na ako. Mabuti naman. Natutunan ko na hindi na talaga ako susunod kapag may iutos sa akin si Mrs. Flores. Napapahamak lang ako. Alam mo, ang lesson dito, kung hindi ka naging tamad, hindi ka mapapahamak. Ano, darling? Tutuloy ko pa ba pagbasa? Baka maya-maya naman may ma-realize na siya. Parang lalo lang umiinit ang ulo ko eh. Tuloy mo na. Ay. Ginawa ko na lang yung trabaho ko bilang gwardiya. Pakiramdam ng mag-isa, bossing. Parang bagal ng oras. Parang ang tagal ng shift. Wala kang mausap. Nakakabagot. Ay, di ba nandiyan ka para magtrabaho? Nakakasawa na kasi yung puro tulog lang yung ginagawa ko. Ulitin ko, nandiyan ka para magtrabaho. Kailangan maging creative. Kailangan makaisip ng ibang mapaglilibangan. Ah, Gardo, hindi ka binabayaran para maglibang. May tungkulin kang kailangan mong gampanan. Pero mas mabuti rin pala mag-isa ka, bossing, ano? Kasi marami kang pwedeng subukan. Dahil wala akong magawa nung gabing yun, bossing,
Sayaw lang ako ng sayaw. Dire-record ko. Tapos, ina-upload ko. Wala eh. Bored ako eh. Nagulat ako, bossing. Kasi ang daming views ng video ko. Ang dami nag-like at nag-share. Ang dami ko ng likes, bossing. Ay, ma'am. Guard! Napanood ko yung video mo. Ay, thank you, ma'am. In fairness, trending ha. Salamat po. Pwede kang kumita dyan. Talaga? Paano? Yung anak kasi ng kumari ko, sayaw yun ang sayaw araw-araw. Tapos, kung ano-ano na nga mga challenges yung pinapatulan nun eh. Yun, dumami yung followers. Kaya ngayon, tuwing nag-upload siya ng video, kumikita siya. Oh, think about it, ha? Keep it up! Alam mo, bossing, na-realize ko, hindi pala ako tamad. Unmotivated lang. Kasi, bossing, bigla akong nakaramdam ng sigla. Parang sinisipag ako. Parang kaya ko na gawin ng kahit ano. Kapag pala gusto mo ang ginagawa mo, binibigay mo lahat, tinutodo mo. Kaya naman buong araw, wala akong ginawa kundi sumayaw ng sumayaw. At hindi lang pagsayaw ang ginawa ko, bossing. Lahat ng pwedeng gawin para mag-viral, sinubukan ko. Busy ako buong araw. Kaya noong gabi na, heto ako, bossing. Ay, Mrs. Flores! Nakita kanina, Mrs. Flores. Tulog na tulog habang dinadaanan ng mga magnanakaw. Eh sila pa nga humabo ng mga nanloob dito. Tok na antok ako, pre. Pagod ako sa dami ng ginawa ko buong araw. Gaya ng ano? Ang sumayaw-sayaw at mag-upload ng video sa internet. Alam mo dahil sa nangyari, nireport ka nila sa homeowners association. Ang sabi pa ngayon ng agency, huwag ka na raw mag-report bukas. Pinaglilib ako?
Pinagpapahinga ako dahil sa trauma ng dinanas ko. Ang trauma? Na hindi mo ka naharap yung mga magnanakaw? Sinisisanti ka na ng agency. Hindi na ako magbabantay dito? Hindi na. At yung last weldo mo, hindi mo na rin matatanggap. Pambabayad na lang daw yun sa mga ninakaw sa unit. Eh, ba't ako magbabayad? Hindi naman ako kumuha. Eh, nagpabaya ka sa trabaho mo. Kaya nakapasok yung mga magnanakaw. Kaya, sige na. Magbalot-balot ka na. Galit na galit sila sa'yo. Baka kung ano pa gawin nila sa'yo. Pare-resign ba ako sa ibang lugar? Asa ka pa. Maraming nag-a-apply na security guard. Yung may mga malasakit sa trabaho. Yung mga seryoso sa tungkulin. Pre, baka pwede mo pa akong pakiusap. Kailangan ko na trabaho eh. Promise, magbabago na ako. Hindi na, pre. Sige na. Sansa ka na. Sige na. Yung transistor ko! Yung tablet ko! Uy! Ano? Asa na kayo? Asa na kayo? Ay! Yung transistor ko! Natanggal ako sa trabaho, bossing. At hirap akong makahanap ng bagong trabaho dahil kumalat sa mga agency na pabaya ako sa tungkulin ko. Sana ay matulungan niyo ako hanggang dito na lang, Gardo. Gardo, hanggang dyan ka na lang talaga. Hindi, ibig sabihin, alam mo, gusto ko talagang, gusto kitang pagalitan, gusto kitang sisihin, gusto ko sabihin sa iyong deserve. Pero, wala rin naman mangyayari. Dahil, nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Eh, sana lang, magsilbing leksyon yan para sa iyo. Alam mo, Gardo, normal naman na makaramdam tayo ng katamaran once in a while. Pero kapag oras ng trabaho, dapat disiplinahin natin yung sarili natin. Dapat tayo ay mag-focus para hindi tayo tamarin. Dali lang naman yun. Humanap ka ng inspirasyon para ikaw ay ganahan. Alam mo, nasa tamang mindset lang yan. Mag-set ka ng goal mo para sa sarili mo. Pero bossing, Pauline, hindi man ako humihingi ng payo sa inyo eh. Ha? Eh, ba't ka sumulat sa amin? Para manghingi ng trabaho. Bak, kailangan nyo sa bahay niyo ng driver, guard, gardener, bossing, bodyguard nyo ako. Bodyguard? Baka mauna ka pang tumakbo sa akin eh. Tsaka hindi ko kailangan ng bodyguard. Ma'am Pauling, baka kailangan nyo ng handyman, electrician, mekaniko, tubero. Tagkaayos na kahit na ano, pwede ako. Alam mo, Gardo, sa pinakita mong attitude, dun sa naging trabaho mo, mahihirap pa kami magtiwala sa'yo. Pwede nyo lang po ako i-refer sa mga kakilala nyo. Marami naman kayong friends eh. Nako, mahal namin ang mga kaibigan namin. Hindi kami magre-refer ng taong ikasasakit ng ulo nila. Sakit naman ang sinabi nyo, bossing, Pauling. Ba't naman mo kayo ganyan? Ang lupit-lupit nyo. Nagsisisi na nga po ako eh. Magbabago na ako. Hindi na ako magiging tamad. Mag-aayos na ako sa trabaho ko. Gardo, kanina ka pa namin pinapaalalahanan, pinagsasabihan, pinapayuhan, pero hindi ka naman nakikinig eh. Ano ngayon? Ngayon na wala ka ng trabaho. Ngayon ka manghihinayang. Talaga nasa huli pagsisisi, Brad. Alam mo, sa tingin ko, hindi ka talaga masaya sa ginagawa mo. Kaya ka nabubor. Mas gusto mo pang sumayaw ng sumayaw eh. Di nyo na kasi tinatanong. Hili ko kasi talaga yan. Bata pa lang ako. Alam ko kung artistahin na talaga ako. Marunong akong tumugtog ng musical instruments. Marami rin akong skills. Pwede akong kumain ng apoy na nakapikit. Pwede akong tumaloy ng miswa. Pwede rin ako umarte. Sample? Sample. Prince! Romance! Countrymen! Lend me your ears! At
mas marunong ako kumanta, bossy. Sample? Sample! Figaro, 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 Figaro! O, kita mo na. Ngayon, masigasig ka. Walang kapaguran. Alam ko na, bossing. Alam ko na gusto ko. Di ba sabi niyo, dapat mag-set ako ng goal? Dapat ma-inspire ako? Alam ko na ako ng goal ko. Ano yun? Mag-aartista na lang ako. Baka doon pala ang kapalaran ko. Eh, kaya ko naman makipagsabayan sa mga opa, di ba? Oh, salamat, bossing, calling. Eh, papadalan ko na lang kayo ng video greeting kapag sumikat na ako. Figaro, 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 Figaro! Figaro, 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 Figaro! Bye, fans! Figaro, 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 Figaro! Salamat naman. Bye-bye. Na-inspire mo siya, darling. Ganon? Mm. Na-inspire ko pa. Eh, sana ayusin niya. Sana galingan niya. At sana maisip niya talaga na yung sipag at tiyaga ang pinaka-importante kung gusto niya may mangyari sa buhay niya. At kayong mga viewers namin, oh, kahit anong trabaho, pa-artista, pa-opisina, security guard, kahit ano po yan. Ang importante, ang trabaho, eh, pinagtatrabahuhan, pinaghihirapan. Dahil kapag pinaghirapan mo ang iyong trabaho, ay talagang mabibigyan mo ng halaga. Sa mga viewers namin, eh, sana may napulot na naman kayong aral sa episode natin tonight. See you next week! Laging tandaan, do what is good. Do what is right. Be kind to yourself. And to others. Love, bustling, and... Tawi! Yes. Say bye-bye. 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 Yeah, I know. Buksan niyo to! Ano ba, guys? Papasukin niyo ako! Naiihi na ako, guys! Joke lang yun. Joke lang yung tinatabad ako. Parang may makukutusan ako sa episode na to. Relax lang. Si Gardo, relax. Girl! 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 Palo. Naman, no? Dami kasi kasturbo eh. Ma'am, nakalimutan niyo yung matika. Kuya Guard Change, abangan! Ay, Papa! Do not worry! Bilya ba? O barkada? Pag-ibig pa! Pwede na rin palang mag-isa, bossy, no? Pwede nang sumuwat, sumubok ng... Pwede nang... Kaya't relax ka lang. Love, bossing and tally. Love, bossing and tally. Talaga, hihilip ko eh. Bata pa lang ako, mag-istahin talaga. Eh, yun mo kasi talaga ang hihilip ko eh. Love, bata pa lang ako, artistahin talaga. Hilig ko kasi talaga. Bata pa lang ako. Alam ko, artistahin na talaga ako. Love, bossing and tally!